ang paghahalay ng panalangin si halalan mula sa panay-panay. Ang pamumuno sa pampasangamin kung si halalan mula sa dugan kalalagalang ka. Lagay po natin ang ating presensya sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po sa sanggunian paglusog ay nagpupugay sa iyong kadakilaan at humihingi po kami na iyong patnubay sa aming paglilingkuran at sa aming usapin ngayong araw nito. Naway samahan po ninyo kami sa aming pagpupulong upang malinawan ang bawat isa sa ping budget ng lusot ng Kabuyaw para sa taong 2014. Panginoon, pagkalobong po ninyo kami ng isang panalang, gawin ang mabuti para sa lusot ng Kabuyaw at sa lahat ng pamamayan nito. Inihiling po namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo na aming Panginoon. God bless Kabuyaw. Amen. Alam ng puso sa ibig mo'y buhay bukang hinihira tuyo ka lang mag-ibig sa manlulupin di ka pasisilip sa dagat at mundo sa sili mo'y at sa langit kong bukaw may hiyagang pula at awit sa paglayang minamahal kamis at ang watawag mo'y tagumpay na nagbinimbing ang bituin at araw na kailan kamay di magbibigil. Lupa ng araw na wal at ipagsinta buhay kanin sa mo. Aming gaya ng pag-ipangapin ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang pangyaring natasan ng kalihim, pinalan nila ang presensya at ang program. Sa mga pagdalanggalan ng lebo ng sanggunyong paglunsod, Presyal Jaime Lopri Magdalino, Presyal Ismael Intimedes, Presyal Atty. Ray Patina, Presyal Richard Hadi, Presyal Paglalang Diyari, Presyal Tito Portolato Pagino, Presyal Semenso Diagino, Presyal Dr. Benjamin Silver Del Rosario, Presyal Edito Diarimagno, Konsehal Emelda Ibe Richo, Konsehal Sibiriano Biyari. Dito po tayo sa patnubilang Manong Pumbulo. Ay, tala. Tayo ay noong nakaraang pagpupulong ay pansamantalang itinigil ang tilayo na may waro na ito, Lunes, ay pagpatulog. Kung tatalituloy ng inyong tagapamulo, pinagkasunduan na mabigyan ng pagkakataon na lahat ng paugnay na departamento para nang sa ganon, sa pinagtibay ng sanggunian, ay direktang matugunan kung ano-man ang mga katanungan o kaya na dirito. Alinsunan din sa pinagtibay na magbisyon ngayon. Papasalamat ang tagpumulo ng sanggunian. Sigyan niyo po kami ng pagkakataon ngayong araw nito para na sa talon sa pagpapatibay ng tao ng budget ay matanto ng mga kasamahan ang kanilang mga nais pa lamang sa mga isunumitin natin. Ganun pa man ay makakapagulat ang Ginoo, kinikilala ko. Mr. Presidente, kanda natin po sa mga lahat ng department head. Siguro po na may ito ang ating mga department head. Inihiling ko po lang sa ating secretary ha, na i-roll call po ng ating mga kasamahan na dito po sa sanggunian, sa sanggunian so, na mga department head po sinisipo na. May kahilingan na kailanganin ang presensya ng mga kasamahan natin na tagapamuno ng kanilang departamento. Matay po dito sa invitation po na
pinagdala po sa mga department heads. Ang mga dito po ay si Attorney Joaquin de Santos, si Gina Elenita Frinos, si Gina Elena Helena Escarilla, si Attorney Stelita Lison, si Gina Fe Evelyn Parada, si Engineer Evelyn Atunan, at saka si Doktora Pamela Lasto. Ang wala pa po ay si Patrick Ko. May nice fire lang nito. Narinig natin ang proses ng ating secretary kung sinusunod nito. Siguro na nung nakaraan po na Merkules ay tatinig natin ang kahilingan at siguro may tugon ay siguro naman pwede na po tinatik ang pisal na sa kanilang kalikanyang departamento sa pagtawag na natin dalag-dalag na mas mayroon. Ang ginawa ko, kilala ko, mga lang ko na pagbigyan ko ng form yung meron lang kasi konti po ahayahan ng PowerPoint. Sige lang naman po yung siyempre mga statements ito naman yun. Minumukay ko po pa sa matala po i-suspend para po mailagay ng PowerPoint sa projector ng siyempre. So, ang chairman ng Mr. Chairman, may kailangan po ang ating ipinakasyan ngayon ngayon magpina. Ngayon ganito po minumukahin ko rin po na isang tabi ang ating rules para sa pagsusuhan ng tamang kasunan. Dahil ngayon po ay special session kaya hindi po rin alinform ang buong sa tabi ang pag-usuhan. Baka na muna ang mukahin kikilalanin sa tabi ang pintig pag-uob na sa ganun ay makabahagi lahat sa pagpupulong sa buhay at suwat sa mga pasorta. Pinakalawahan, meron ba tumututol? Kung wala naman, pinagtitibay. At sa ikalawang pagkakataon, minumong kahit po yung puli na isang tabi ang ating alitin ko ng palo na makagbigyan ang kailangan ng ating kasamaan ng guideline ng opinion para sa panlalagay. Projecto para po sa pakikita nila mga sa pamagitan ng pamilya. Abel, bago kinalami, guys, kung kaya ito lang yun. Magandang hapon po sa mga kasama po natin na nasa labas. Magandang hapon din po. Sa chairman, pwede po rin tayo maglagay ng mga speaker sa labas para po mas maliwanag na marinig ng ating mga bisita yung ating mga nagpapalit ng mga hapon po. Ay, tala. Meron bang kinakapit na? Sino po ang nakakapit na? Ako. Kino po, ano po? Sa labas. Maraming salamat po. Ako. Hindi po. Ganun po man. Ay, katanungan ng tagapangulo. Ang nakain sa hapag ay ang pinagtibay natin noong nakaraan, bibigyan ng pagkakataon ng makapagpahayag ang kada department head at pagkatapos noon ay pagkakataon na makapagtanong ang bawat isang membro ng kapatawan. Ang Ginoon. Sir Presidente Officer, yabang po kahilingan ng ating kagalang-galang Kunsan ni Rufina ay ating pong krisis mo ng sakit habang itinakabit po yung kanyang video. Mr. Chairman, ito po yung isang paglilinaw. Noong last time na tayo nag-usap para pwede sa bagay, ang napag-usapan po natin, napagkasundan po natin ay tatawagin po natin ang bawat head ng department upang ipaliwanag nila ang kanilang budget. At kung may katanungan ang ating mga kasamahan sa sanggulian, tatawagin po ay kanilang matugunan. Pero kanina po, kaya nagulat din po ako sa
inilahan ang ating kasama ng Pina, na ating kakalala ng siya, Pina tayo. Parang sila po ata ngayon ang magre-report sa atin. Kaya, paano po ba, o nabago na po ba, ang ating napag-usapan na ang mga department head ang magre-report para naman umpisa na po natin dahil nandito po lahat, halos lahat ng department head at kailangan din naman nila tugunan ang kanilang trabaho dahil napakarami po nilang trabaho. Kaya nais ko pong ginawin, ano na po ang sitwasyon ng ating pag-uusap? Upunahin po ba natin ang department head o ang pag-re-report ni attorney? Pagkatanong ko na, Chairman Aro. Ako, itong audit report, eh, hindi po ako magugulat yan, Chair Mario. Actually, ang nagulat po niyan ay ang Commission Audit. Ang nabanggit ko po noong nakaraan, pinaliwanag ko rin po kung anong layunin ng pagpagalahat dito. Ito po ay pagkakataon, hindi po para sa akin magpaliwanag, kundi yung ating pong mga department head na concerned po doon po sa audit report. Kasi ito po yung napakit ko ng nakalaan, Chairman, paano po nagamit yung mga nakalaan po nating pagbabudget upang dito po sa pagkakataon ito na tayo nagpapalangkas ng 2014 budget, kung ano man yung pagkakamrit, pagkukulang, hindi na po natin umulitin ngayon. At kaya din po ako maglalabas nitong audit report is pagkakataon po ng ating mga department heads na linawin, na concern, na linawin kung ano po yung mga nangyari na doon sa mga findings na COA, na sa tingin ko po naman, yung tamang ahensya na magsabi sa atin kung ano yung mali, kung ano yung tama, para natin may tama. Yun po yung layo ni Director Lizerman. Hindi po ako mag-report. Actually, ito po ay findings na tatanungin ko po yung ating mga department head kung ano na po ang nangyari kasi pera po ng bayan ang binangit po dito. Yun na po yung ididingin po ulit. Pera po ng mamamayan, dapat lang po natin ipaliwanag sa kanila. Tungkulin natin. Nasaan ko niya, na ipaliwanag po sa ating mga mamamayan kung paano po ginugugol ang ating salapi bago tayo tuloy ang pag-usapan. Yung palibagong pag-ugol, kasi nagpo-propose po eh. Yun naman po, Mr. Chairman. Magalang na lang, bago kilalanin, ang katanungan ay, ito bang pagtatanong na ito ay during the time na mga pagpresenta ang department head at panahon na tayo magtatanong? Sabagat yun po ang ating pinagtibay noong mga. Kung matatanong niyo si Mr. Chairman, ang binumpahay ko noon na sa lansan ng pagkakasunod-sunod ay yung pong COA audit report, yung statement of receipt, saka po tayo pupunta doon sa budget po na nasa listahan po natin, ang mauna po yung ating po tanggapan ng po ng puso. Yung po ang pinagtibay natin yung nakaraan. Ganun pa man, ang katanungan ng inyong tagapangulo ay binabago ba natin ang tema? Hindi po nabago yun, Mr. Chairman. Yun po ang minungkahi ko noon kung matatandaan po doon sa ating minutes. Yun po yung breakdown na binungkahi po natin na pinagtibay po ng tagapangulo. Sino ang nilalayo na unang makapagpahaya kung nandito ang mga department? Opo, ang pagpapaliwanag, Mr. Chairman, depende po doon sa findings na ating pong iisa-isahin dito ngayon. Ngayon, kung sino po yung concern na namumuno, na siyang nangasiwa ng pera, o nung ari-arian ng ating sanggunyan ng bayan, ng ating pamalang lungsod, yun po ang magpapaliwanag dito. Ang sitwasyon po ay nilalayin nyo ng makapag-ulat na dyan. Mauna muna. Ito po ba yung magbabago? Opo, kasi hindi po yung... Ang pinagtibay po natin noong nakaraan ay mayroon ng mga tinurasan sa Trinidad ng Sanilon ay makapaglahat ng kanilang budget na isinumite sa pumulungkod at pagkatapos noon mabigyan ng pagkakataon ang sanggunian ng matanong ito. Yun po ang ating ginawa noong nakaraan at kung matatato ay noong nakaraan ay muna natin kinuha po ay ang budget provided officer, na kung saan ay pinagtibay natin yung budget na nagagalingan. Ganun po ba ang mangyayari? Chairman, nung session po natin ng Merkulis, sinakaya po ng aking inuguli. Yung break, yung pagkakasunod po ng COA audit report, statement of receipts, tsaka po yung budget per department. Sabi ko po, di ba nang mukhaya po ako noon, i-suspend muna, tingnan ko sino po yung makakarating. Ang nangyari po noon, ang nakarating naman po ay si budget officer, tsaka po doon si HR. Kaya po nagmukhaya po si Konsyela Haring, na yaman din lamang na ito sila, eh sila na lang po yung unahin at pagsalitain. Pero, hindi po tayo nawala doon sa unang layunin para lang po mabigyan ng kortesiya yung pagdating nila noon.
Ngayon, yung palit po yung dati sa lansang, kaya nga po nagkaroon na tayo ng pagkakataon, narito na po tayo, narito na po sila, ipagpatuloy na po natin yung napagtibay na nating pagkakasunod-sunod po ng Panginoon ng ating pong pinanukala pong galaw ng ating pong talakayan ngayon sa ating pong sabuliyan. Pinahahatid ba na ang magalang-galang na tatawag ng department ngayon? Dinabago ba yung rules? O paano po ang layan? Ang magiging, ano po, ang magiging interaction na po is kung mabibigyan na tayo ng karapatan ng ating mga department head base sa internal rules na magpahayag, kung sino po yung may concern doon sa report na yon, yun na po ang magpapahayag. Pamaya po sa punto ng pagka-department, saka lang po natin pag-uulatin sila doon sa kanilang pong panukalang budget para sa 2014. Ngayon po, ito po yung mga findings na kailangan pong ipaliwanag ng responsible officer nang ginamit po at pinagamitan po ng pera ng bayan base doon sa budget na inaprobahan noong nakaraan upang maitama na po natin para po sa budget ng 2014. Yun po yung naipanukala ko na pong pagkakasigit sa doon nakaraan. Wala pong binago doon sa naipagkibay ko si Chairman. Kilala mo na, Chairman, bago ang ginawa. Mr. Kerman, may katanungan po ako kay Pasyan Pina. Kayo po ba ay nagbigay ng annual audit report sa mga department head na concern na gusto niyo ko sa akin? Kung audit report, eh sila po ang kinakausap. Kasi po alam nyo, Pasyalente Dicho, kada taon, merong audit findings ang ating po commission on audit. At kinakausap po ng ating auditor yung mga taong tinutukoy doon sa audit report na yon. At nagugulat po sila. Alam po nila yon, nagkakaroon po ng meeting yung management. Ang tawag na po sa atin sa pamalaan yung management. Tapos yun po yung sinasabi sa kanila na i-implement ko ito kasi ito dapat yung ating pinapatupad. Ngayon, kailangan po makita at may paliwanag po sa sangkon yan, ano na yung mga nangyayari doon sa audit report na minamungkahi ng auditor na ayusin po at itama. Kasi po, ang pinag-uusapan dito ay yung pera ng ating mga kababayan, kung paano ginugol, at dapat po i-account natin doon sa kanila para po naman may paliwanag na maganda yung susunod na budget ng 2040. Kasi kung patuloy lang natin gaulit-ulitin yung pagkakamali, eh parang hindi natin nung iniintindi yung recommendation at findings ng COA para po sa 2014 yun. Okay po. Kasi po, ang nakasulat po sa imbitasyon, mapita daw po kayong inaayayang dumalo sa budget hearing na sa ngayon ng panlusog na gagawin namin sa Lunes, Enero 13, 2014, kagabing ng hapon, ang paksa, proposed annual budget for current year 2014, lugar, bulwagan na sa ngayon ng panlusog. So, hindi rin po nila alam na kailangan nila mag-report tungkol sa annual audit report na sinasabi ng commission ng audit natin. Lalo ang pag-uusapan po ay December 2012 pababa. Hindi, wala naman po silang dalang dokumento para ito ay sagutin po kayo o para matigyan kayo ng tamang katugunan o paano po ngayon. Kahit po kami dito sa Sangguniang, kami po, wala po kami kopya na sinasabi nyo. Kaya nahihirapan din po kami tugunan yung sinasabi nyo mga report o findings ng COA. Hindi kaya ako nga po binarapat ng gumawa ng PowerPoint para po dito na natin mismo mapagtalakayan. Kasi para po mong dire-diretso na yung flow ng ating pong usap-usap. Alam po naman yun yung ano? Hindi naman po natin sila magbibigla na 2012 pababa, sasagutin nila agad-agad. Hindi naman po. Hindi po yung 2012 pababa. 2012 lang po yun. Ngayon, yung ibang implementation, nire-reiterate lang naman po kasi paulit-ulit nating paulit-ulit yung findings. So, kailangan po ipaliwanag bakit paulit-ulit yung findings na yun. Imbis na yung taon na yun, eh may tama na siya. Alam po yan nila. Kasi taon-taon po nag-meeting ang COA niya saka yung management represented by the local finance committee. Ayan, tumatanggol naman sila. At kaya ako nga po nilagay dito para po makita natin lahat at hindi para ma-inform na rin kasi tayo. Kasi nga po, tama namin sa inyo nun kung sino gusto mangla para naman po hindi naman po lahat ng
ng officials natin, department head ay namin dito at tumitigil ang kanilang department po dahil sa pangailangan sa kanila ay wala sila. Kaya nung pala, i-relate namin, paano natin hahatiin para masalita. Kung kumaumpisahan ko na nga lang kung saan ako siya nalang ito dito, ito naman ay labintat ng findings. Kung nakakapakumpisa na ako, mas madali na po natin. Opo, kaya lang sana, pati kami diligent nyo yung kopya para alam din namin kung ano yung pinag-uusapan natin. Nakawawala po kami sa linya dahil hindi po namin alam kung ano din pinag-uusapan natin sinasabi yung annual audit report. Hindi po naman po tayo mawawala sa linya. Sa katotohanan nga po, maililinya pa natin kung ano yung tama natin tahaking landas para po sa 2014 kasi ito na yung mga aral natin na maitatama na po natin ngayon yung mga susunod. Opo, kasi nasanay po ako dito opo. sa Gunyat, lahat ng pag-uusapan natin, tayo po lahat dito po ngayon. Kung may papayasulot ng mga kakalanalan ang tagapangulo ay magpapati. Kung dinadana ng batas, kung ano mga desisyon, lalo na sa ang desisyon ng mayori ay mga kapangyarihan. Kung ito'y konsenso lamang ang pag-uusapan, ay nakikita ng tagapangulo na meron dalawang magkabilang pananaw dito. Kumbaya, alisimo din sa itinadana ng batas, pwede nyo rin ang formal na pagpukuhain na unahin dyan. Pero kuman, maging maliwanag din kung ganito ang sitwasyon, ang tinatadana ng batas, ang department head ay pwedeng mandidahan ang pano request. Hindi natin maupliga kung mayroong mga bagay na hindi masagot ay binibigyan ng daya ang bawat departamento na makapaganda. Pero kuman, ang procedure na pinag-uusapan natin dito ay dapat ugnay sa pagpapatibay ng budget. Ang nasa mesa ngayon ay gano'n ang kabilang panig. Kung ito ay ang procedure, maunang tanungin ang department head sa kamuntaro o kaya naman ang bahasin sa kagalang-galang na mauna yung kanyang katanungan dito sa audit na tinutukoy ay gano'ng magkabilang panig. Kung kaya kung yung napagtibay sa konsepto at yung ngayong pinagpapahayagan ng salungan, pwede bang i-formal mo ang mukay na mawala? Ang Gino? Mr. Presiding Officer, siguro po naman ay hindi kayo nakalilimot nung laan ng pulis. Ang ating pinag-uusapan, yung budget ng yung 2014, ay para tayo nalilinis po eh. Kung tapos na, ito yung 2014, na pwede pinag-uusapan, mabuti paso wala nung kaharapin eh. Tapusin po na natin yung ating pinag-uusapan sa pamagitan ng tayo nagpapatawag ng mga department head, baka natin isingit yan dahil mahabang usapin ito. Yung 2013, kaya ako po'y nagmumungkahi kung maaari po yung pinag-usapan natin ang siya nating uunahin. Dahil yung po ang ating pinag-usapan eh. Lalayo po tayo sa usapan. May sinunupad ng aeroplano ng pababa. Mr. Chairman. Sinunupaman. Martala, ikinalanin mo rin ang batid. Pagaya po nang nasabi ko po kanina, yung pong aking proposal ng salansan po ng gagawin, pinagtibay po natin ito ng Merkulis. Wala na po akong kailangan ipag-imungkahin ngayon dahil sa totohanan po, yun naman po sinusunod na natin. Yung ipinanakala at pinagtibay po natin ng Merkulis na salansan po ng pag-uusap. At sinasabi nilang release, hindi nga po release eh. Kung makikita nyo lamang po, yung audit report na yon, doon nga po natin ilalagay yung basihan. Ang tawag po sa mga abogado nito is you are laying the basis para po magkaroon tayo nung susunod na bahagi para hindi natin ulitin yung nakaraang pagkakamali. Kung lalagay po natin yung itong report na to sa dulo, ay pinagtibay po natin yung budget, ano doon naman yung mga pagkakamali. Kaya nga po sinasabi ko, itatama nga po natin. Kung wala po sa kanal, maapo na sa kalsada, ito po yung pagkakataon natin may tama. Ganun pa man, na kinikilala ang pahatid ng bawat isa. Ganun pa man, kung ano man ang nakahaling ngayon sa magpapahayagay, ganun ang magkabilang panig din.
mag-informal lang mo kayo nung sa gano'n ay matagpo natin. Point of clarification, Mr. Chairman. Ito po ay minungkahi ko na po ulit ngayon. Hindi mo mungkahi ko po ulit sa Panginoon? Nagpapahayag ng pagkakon. Ang Ginoo, nagpapahayag. Ay, pinagtibay na po yun nung nakalang medyo guest, Mr. Chairman. Ganun ba? Eh, tatanungin itong ating mga kasama sapagkat hindi gano'n ang tanggap ng dalawang mga kasama. Sabi natin sa internal rules, ang masusunod ay ang pinagtibay na prosesa ng mga kasama. At yun ang naistanto ay ng inyong taga-pumulo. Kung makutuloy, ang Ginoo ba ay sumasangayon sa pahatid ng kagalang-galang Republika? Upang ulitin na lang, Mr. Chairman, minumungkahi ko na po para po naman baka hindi nila nalinawan po ng nakaraan. Minumungkahi ko po na ang maging daloy ng ating usapin para po magkaroon ng kalinawan sa lahat po ng mga miyembro ng kapulungan ay mag-uumpisa po sa COA Audit Report. Susunod po yung Statement of Receipts at saka po tayo pupunta sa yugto ng budget po ng bawat opisina ng ating pamalangin. So, yun po ang aking mungkahi, Mr. Chairman. Mungkahi sa pag, hindi pinamalaman. Meron pa tumutupan? Dahil meron tumutupan, inatasan ang halihin bilangin. Makapangyari, bilangin ang mga sumasakay sa mungkahi. Pangyari ka sa mungkahi. Ang sumasakay po sa sino? Sumasakay po na nangyari po yung kasalag sa mga pagkakala ay sila Christian Lake, Christian Union, Christian Sun, Christian Beauty, Christian Baby, Christian Rock Baby. Ano po sino? Hindi na masangayan. Mangyari ka sa kumami. Ang hindi po sumasangayan ay apat sila Presyahan Pagkain, Presyahan Pagkain, Presyahan Pagkain, Presyahan Kaya ka lang, baka mangyari ang mungkahi. Ang Ginoo, makapagpapayag. If I may proceed, Mr. Chairman, para po siya. Ako dito. Apo, hindi ako nakabati ng magandang hapon. Sa lahat po na nga rin itong mga department heads, kaya isang sa ating mga distrito, ako muna po ninyo. Hindi ko po na po kayo misisa, napakita po kanina. Nagpapasalamat po kami sa inyo pagpunta. Pagaya po ng ating sinabi, maganda po ito ang ating una pong pagtalakayan. Upang magkaroon po tayo ng gains para po natin mas may tama pa yung ating pong budget para po sa 2014. Ito po yung nasa harapan natin, year-end December 31, 2012. Ang unang findings, Mr. Chairman, is there is a variance ng 10,046,300 pesos and 28 centavos between the accounting and GSO records for property, plant, and equipment. Yun po ay nireiterate na ng COA mula 2009, 2010, at 2011. So ang katanungan ko po dito, sino po yung merong alam dahil ang local finance committee sa pagkakalam ko binubuo ni local city development, local budget, saka ni local treasurer. Pero ang concern po dito is the GSO and the accounting. Si Ma'am... Okay, so okay. So ito po 'yon ha, ang paliwanag ng audit ng ano po dito na COA is hindi po magkatugma, Mr. Chairman, yung record ng accounting at GSO. Ang GSO po kasi ang nangangalaga ng inventaryo ng lahat ng ari-arian ng pamahalaan. Ang accounting po yung nagre-record po ng sa libro. Na ikinoconsider po siya na capital or assets ng ating pamahalaan. Ngayon, sa paglipas ng panahon, Mr. Chairman, kailangan maipaliwanag po ito kung bakit ang laki ng pagkakaiba ng records ng dalawang departamento. So, bigyan po natin ng pagkakataon makapagpaliwanag mamaya si Mama Kaudan. Ang sabi nga po dito ng COA, yung the fact na mayroong variance gives doubt on the accuracy and reliability of the property, plant, and equipment accounts.
So ang recommendation is to require the accounting office and GSO to update the subsidiary ledgers, property cards for each account para po mas may tama po natin, and create a committee on appraisal to appraise the value of unserviceable properties. Dapat ma-inventaryo. Request the assistance of the Commission on Audit for technical inspection. Dispose the assets upon authority of the COA and to reclassify unserviceable properties to other assets account until disposal is made. So, papalitan ko na lang po ito. Ayan, Mr. Chairman. Non-completed inventory taking, 667 million. Ang declassified serviceable properties, 9 million na 925. Ayan, sinabi naman ko, naman yung mga binabayarin natin na ano, manual. Ayan, punta po tayo dun sa pangalawa ko, finding. Sabi po dun sa ano, sa section 111 PD1445, meron din tayong problema doon sa statement of cash flow and statement of income and expenses. Although, may nakausap akong accountant, talagang minsan nagbabali yan. Pero hindi naman masyadong malaki dapat kasi ang difference. Kung makikita po ninyo, total collection from taxpayers, 830 million in a statement of cash flow different from statement of income and expenses. Ang difference po is 178,269,250 pesos and 40 centavos. Yan, sito lang, ipapaliwanag rin mamaya ng mga accountant. Ayan, other receipts. Yung SCF po, statement of cash flow yun. Ayan, mga diferensya po yan, malaking halaga. Ito po, isa. Payment to suppliers, creditors, other disbursements, and other payments amounting to 911,508,480 in the statement of cash flow differed by 243 million, 268,161 pesos and 94 centavos based on the analysis conducted. So yung pagbabayad po natin sa ating mga obligasyon, kailangan din po natin ipaliwanag bakit malaki po ang diferensya. 200, halos 250 million, Mr. Chairman. Punta po ako dito sa position of title pay. Makapamilya na dito sila, Attorney Jack. Yung acquisition of land right of way amounting to 13,696,126 pesos not supported with complete documents. Ang problema dito ay yung law of ownership, propriety, and validity of land account balance is doubtful. Ano po ba yung right of way nito? Ang sinasabi po dito ay the land account during the year approximate area 8,624 litros per meter lot at below this road. Wala pong deed of sale, walang ECC, walang master list ng project affected persons, walang zonal valuation, walang certified copy ng resolution to purchase land, tax clearance, real property tax payments, marital consent, tax declaration, and thank you, Mr. Chairman. Reference to the previous wala akong hawak ngayon na ng dokumento, pero I think reference to the property of Sora Cabillas, which was noon pa akong dating administration ng binili. So, later on, saka pa lang niya nabayaran. Kailan na po ito nabayaran? Matagal po itong negosyate. Pero kaya na nabayaran na po yan? Nabayaran. May itong papel ito yan. O, kasi ito na po is 2012. Okay. So, most likely, yung buo 2013, meron naman na nangyari dito. Kaya lang, yung kailangan na dito natin kasi proteksyonan yung ating pumunong binaya kasi kailan po ito na isa pa po yung acquisition doon yung parang antala. Hindi nga rin po nagkaroon ng documentation kasi hapa ko yun ng mga iba doon. Pero wala po itong titulo hanggang ngayon na nakatransfer na. I'm not sure kung nailipat na po yun. Po, inood ka lang din po natin, ano, Tony, para alam din po natin. Yung pong isa pa dyan, Mr. Chairman, purchase tax totaling 27 million. 390,250 and 5 million not yet registered in the name of the city government. Dito po yun sa
Ang tinutukoy po noon ay yung lot purchase from Allied Banking Corporation. Attorney. Katabi-tabi po yan. Parang it also refers to the previous purchase doon sa right of way. Yung pumapuntang parang naportesa yung mga sandaan nyo. Pero bakit po mula, ano ba yung mga administration, 2007? Hanggang ngayon, no, ba't hindi pa rin sa tapos? Kasi pag lumabas po ito, nung findings na ngayon, hindi po nung mga 2008, 2009, 2010, 2012. Sige po, ano? Later na lang ako, naging nabas yung ano na COA. So, parang nagkaroon ng unsolid, ano, yung information. So, we have to clear that. Okay, makita ko natin yung record. Apo, pero ito po, eh, okay na rin po ito. May federal justify naman po natin. Kasi po, naglagay tayo ng ganung halaga, ipinayan po natin. Tama lang ako po na ito. Sige po, di ba balik na lang po tayo dito at proper time to. Sige po. Yung po isa na 5,099,000, ito daw po, attorney, ay sa kay Miss Flora Aviles. Ano hindi yung isa? Sige po, ano yun? Yung po daw kasi isa, Ariba, Engelbert Tan, Nicanor Padilla, Pasita Luterio, Esther Gonzalez. Oh, kaya lang po, hindi pa po naiilipat sa pangalan natin. Ang recommendation to Mr. Chairman is to require the city accountant to submit the documentary requirements for the purchase of land to ascertain the propriety and validity of the transactions. For the city treasurer to produce the original copy of the land under PCT 614950 for inspection. Nasa inyo po ba yung address? Ako, pero nagbayad na tayo ng buo, Tres. Pero bakit po wala sa atin ng titulo? Meron po tayo kang na pinakikita yung si Cadiles at yung Xerox copy lang po. Ito po sa isa, yung pong Xerox copy lang ang pinapakita niya. Pero binayaran po natin siya ng 5 milyon. Opo. Sige po. Para maging maliwanag po yung lahat ng transaksyon niya, we will have to produce the records para po each individual account should be explained. Kasi yan mo yung punto ng bayan niya. So dapat na magpaliwanag natin. Oh, pero sa ngayon po, ikinoconfirm ni Chris na wala yung original na title. Photocopy na ng hawak ninyo. Pero opo, in the workout na po yan ni Attorney Calva sa Ma'am, madali ba po sa registrar against me? Yung po yung official copy. Kaso, yung owner's copy po kasi, upon containment, di ba dapat yung binibigyan na rin sa kanil sa atin? Hindi po kagad na si Kasi siguro ng documentation. That's why it's resulted in the report. Pero tama pa yung gawin na yung nagbayad muna tapos hindi na natin inuntindi yung pagkuha ng titulo. Okay, ito po is, sabi ko nga sa inyo kanina, ito po yung umpisaan natin, nag-delay tayo ng basis para yung mga susunod po, pare-pare na tayong magkatulungan at may tama po natin dati ito. Okay. Hindi po naman namin kayo ito nilalagay sa atan natin para may pagtulungan nyo kami ipaliwanag kasi kung taon-taon po ito ilalabas, hindi naman po naman siguro yung magiging katanggap-tanggap sa mga kababayan natin na gumagamit tayo ng pera. Pero parang hindi na natin napapansin yung mga susunod ng transaksyon para maproteksyon na naman yung tama ng pag-aali na natin. Kasi binili natin ito para sa general welfare. Kapakinabangan po ng marami nating kababayan. Yun naman po, ito ba yung manood po? Apo. Yan ay hindi ko agad mabayaran kaya nagkaganyan. Di ba rin po, kung ano man po yung circumstances. So, saka palang ginawa yung documentation. Oh, pero nung nabayaran, hindi rin binigay yung original. Siguro. Wala ka sa Katagalan. Yan ako hindi maasikaso. Sa Katagalan. Sige po. Ipagtulungan po natin itong mga monitor. No? Tapos meron dito ang General Services Officer to make representation
with the City Legal Officer and LRA to facilitate the completion and processing of all their properties for title. Ito na po tayo. Siya pa tatupin natin. Sino kung makakapagpaliwanag ng due from other accounts at saka due to other funds? Ah, due from other funds and due to other funds. Bakit? Inubuhay yung kanyang presisina. Hindi ko siya ready. Okay lang. O, sige, balikan natin. Papaliwanag na lang. Ito. Ito po ay sasayin ko lang. Although iba-iba naman ang amount. Mula 2009, 2010, 2011, eh meron po mga projects na under sa local development fund na 20%, hindi in-implement. Dito po sa year 2012, the projects amounted to 23,518,000. Sino po ba yung okay, yung local development council ang gumawa nito. Di ba? Pero bakit hindi na-implement? Yan ay represented 53% po yung hindi na-implement. Di ba? Ano po yung year? 2011 to 2012. 12 po yan. 2012. Pero may gusto nyo, i-site po din yung 2009 to 2012. Sir, ang nagkakalala po siya, nagyayari po yung sa local development kasi nagkakaroon po ng reporting. Di ba, ang unang request ng isang kapitan ay itong project. Tapos, nagre-request sila na mabaguhin. Meron lang silang ginagawang resolution sinasabit sa alam. So, nagkakaroon po ng reprogramming. Pero di ba po, pagka nag-reprogram, dapat pagtibahin uli ng sanggulya? Ayun ang hindi ko masasagot sa inyo. Kasi basta po yan, resolution, siguro na kami din po si Kisianti na nung isa lang, hindi man kapitan na nagre-request parang kay resolution na sinasabit po sa amin sa KIMG, copy pa rin po ang KIMG. So, the same amount po, napapagilan po yung pangalan ng project. Kaya ho, sa records po ng COA, ang lumalabas yung original na project title. So, sa implementation po, na yung parang po yun, based po doon sa request and recommendation ng pong local development council. Opo, meron din po kasi dito, Sir Eugene. Isang reason kung bakit na-realign yung project, nabanggit ko na po ito nakaraan, and I recall, the management replied that approved the alignment of projects to construction of the market was the reason for non-accomplishments of most of the projects. So, ibig po sabihin, hindi naman barangay na nagpanibala. Si meron po kasi ito na para sa local government development fund. Imbis na doon di-devote sa palengke nilipat. Pero isa pa ito naman yun, 2012. Ito po, maaaring yun ang naging basihan. Sige po. Pero, noticeable kasi yung, remarkable kasi yung fact nito, Mr. Chairman. Kasi nung kami po yung nag-delivery na yung sa disaster preparedness, nakalagay dito yung rehabilitation, construction of second floor of hospital ng Kabuyao at 5 million pesos. Pero nung nilagay po dito, dun sa proposal na retrofitting, 9 million ang presyo na siya, the same year. Ang pinagkataka po dito kasi, kami po ay tinitiktik sa mamamayan na pagka tayo dinaan ng isang bagyong kagaya ni Yolanda, eh kami daw may kasalanan, yung anid na tumutol na konsehal para sa disaster preparedness. Samantalang, imbis na ipatupad na to, na 5 million sa local government development fund, hindi nilagay sa palengke. Imbis na siya, nakikita niyo po yung premise ko. Kasi, bakit kami ang sinisihin sa isang bagay na hindi naman kami ang gumawa at ang management naman ang gusto? Na pwede mo naman doon na pagpatuloy yung retrofitting na sinasabi mo, imbis na yung palengke, ang ating luna, na sa tingin ko naman, tama naman unahin yung hospital na Kabuyao. Diba po? So, yun lang po, remarkable. Yung iba is, rehabilitation ng kanal, barangay uno, in proper time sa engineer, itatanong ko yung mga completion ng projects.
Kasi taon-taon sa local government development pa, hindi identified. Nakalagay lang, rehabilitation and drainage ba na may uno. Pero pag tinitigot natin, ang dami na po taon-taon may gano'n. So dapat siguro, makita natin halin dun yung kung ano street, yung taon na yon, kung sumunod, kung sa street naman. Kasi general yung, ano, yung allocation. So ipaliwanag din po natin sa ano po. Okay. Ito kay Tres. Meron itong findings, provisional sale of their property tax totaling 76 million remitted with that is contrary to section 286 of the Public Act 7116. Ang sabi po ng 286, the share of each local government unit shall be released without need of further action directly to the provincial, city, municipal, or barangay treasurer as the case may be on a quarterly basis within 5 days after the end of each quarter and which shall not be subject to any lien or holdback that may be imposed by the national government for whatever purpose. Madam Treasurer, ang nakalagay po kasi dito, iba-ibang amount, hindi po na i-limit ng oras. Bakit po nangyayari yun? Ang paggawa po ng ating remittance voucher ay nasa accounting. So nagawa po ng accountant na i-forward sa aming opisina para lagyan ko ng check. Nalagyan ko po yun ng check on time. Pinakit po kay Mayor, po medyo nagtagal. Bakit po nagtagal na yan? Kasi sino ang governor naman? Lazaro. Hindi po, 2012 po ito. Signal na po ito. Ito po yung pinag-usapan po natin 2012, hindi 2012. Baka yun po yung nag-sitihood tayo, ang kinukuha nila ang share nila. Pati hindi po ganun na tala. Sa Office of the Mayor lang dapat sumagot. Meron na po ito mga yan po ay dapat nirimit noon pa. Apo. Inabot ko ng City Hall. So this the interpretation was natin na kung City Hall na hindi na tayo pwedeng mag-remit sa probinsya. But may sulat nga ako si Governor sa atin eh. Which should be answered. Kasi kung kailangan mong bayaran natin, ay bayaran mo natin. Kaya po, pwede nirimit pa tayo sa probinsya. Wala na po sa present. Pero yung sinasabi niya, doon yung during the time na nagsisitiwod tayo. May naman dito po si Governor. Oo, kaya bilirin natin bilirin. Because of that length of time na inabot ko ng City Hall. Kaya yung ano. Kasi ang findings dito is na-deprive ang probinsya noong benefit sana kung na-limit ng tama yung real property tax in time. So may question doon. Gagawa nga dapat tayo ng query dun sa Bureau of Local Government Finance kung kailan mo yung cut-off doon. Kaya hindi yung natin na rin. Okay. Ito po. Disbursement vouchers totaling 14,367,490 pesos and 96 centavos were not submitted for audit in violation of COA Circular Numbers 2009-006 and 95-006 and Section 100 of Destination 51445. Sino po ang may custody ng disbursement vouchers? Kapalitan po natin. Nineteen consultants costing 11,813,409 pesos and 9 centavos were not highly technical in nature and were not supported with accomplishment reports contrary to Section 5, Paragraph 5 of the Public Act 9164, Sections 24.5.4 and 25.4 of its implementing rules and regulations and Section 209 of the Government Accounting and Auditing Manual, Volume 1. Sino po ang may custody ng kontrata ng mga consultants? Sino po ang pwedeng magsalita para sa kontrata ngayon?
para po ipaliwanag yung 19% na yun. Okay, magandang hapon po. Yes, ma'am. Magigiting na kung si Harap kay SID. Yan pong findings na yan sa consultants. Kasi that time po, ay meron po tayong consultants ni contract. Pero hindi po natin nahinga na accomplishment report ang bawat consultants. Kaya naging, ano po namin yan, naging requirement po ng KAWA ay pag-submit po kami ng mga accomplishments ng bawat consultant. Kaya sa consultant po naman natin are highly technical sa mga professional na kanya-kanya sariling expertise. So, namusabi po namin yung kanilang accomplishments for the year. So, na-solve na po yan sa COA. So, ngayon po, talagang every quarter, nasasabi po ang accomplishment report ng ating mga consultants. Sa ngayon po, ma'am, ilan po ang consultants natin? I think 11, din pang 11 po. 11 consultants. Mm-hmm. Tapos iba-ibang field po. Pwede po ba kaming mag-request ng listahan? Pwede po. Saan po sila? Yes. Ano pong sector? Ano pong sweldo? Okay. Pati po yung pagkakala? Okay, pwede po. Ma'am. Okay po. Okay. Kasi po dito po sa ating 2014 budget, ay meron na naman po tayong allocation sa consultant, hindi amount of 10 million pesos. So kailangan din po siguro para yung mga future reference na itatama na rin po natin. Kasi po 11 million, malaki talaga 10 million. Ito po, liquidation vouchers and reports pertaining to confidential expenses amounting to 3,499,503 pesos and 40 centavos were not furnished. Confidential. Officer na mayor. Hindi pwedeng malaman kasi confidential. Hindi. It may be confidential, but you are required to liquidate under the law. Diba? May audit pa rin yan. Although yung pagkakamit mo, being discretionary, hindi na ako questionin. Pero kailangan mo namang testify kung saan mo dinala at saan napapunta. Ano ba? Wala ako din partition. Findings nga ako na wala. Ito, 150 vacant platina positions amounting to 30,797,223 pesos and 34 centavos. Para na sa HR. Ito po ang tutugol ko sa ating pong million-dollar question na ano ang mangyayari sa ating mga job holders. At kung narito nga lang po sana si Sir Pura, may papaliwanag nito kung bakit hindi ito pinutuluan. No. Kahit meron din naman po akong record dito na mula po 2011, nagsimula ng 19 million yung value niya. Ngayon 2014, 150 positions ang walata, ang pakante, amounting to 32 million. So mamaya po naman yun, sa flow ng ating budget hearing, sa susunod na ito, ngayon pagdating ng service. Ito po, appropriation for gender and development amounting to 44,388,521 pesos not in accordance with guidelines and activities geared towards the objectives upon which the fund was created. Findings ay stated pa rin nung nag-start po ng 2009, 2010, and 2011. Ibig sabihin, ulit-ulit po natin hindi ginagamit sa gender and development yung ating pondo para sa gender and development. Sabi po ng ating batas, dapat daw po i-devote. Sabi po ng ating batas, dapat daw sa i-devote sa activities to review sex disaggregated data, conduct of gender analysis of major programs, conduct of consultations with women's groups or groups concerning God, and the conduct of massive information, education, communication campaigns, and the gender issues. Dahil ikaw po dito, pinagbili yata ng policies sa gender and development. Si Ma'am
accountant na namin ang magpapagawa ng siguro ito. Ito po, dinidiscuss naman ito sa committee kay Dr. Glasgow. Total amount of 1,243,845 collected without enabling ordinance in violation of Section 30 of the Public Act 7160. Ang sabi ng Section 30? Basa? Hindi pala Section 30. 132. Sorry. Kulang po ang aking type. Patanayin ko na lang po si, ano, si Dr. Velasco. Ano po nangyari dito sa amount na ito? Kasi ito po ay illegal collection. Kasi po, walang enabling ordinance. So, wala pong justification to. Kasi ang lahat po dapat, ang may power po na magsabi kung ano yung mga pwede natin sigilin ang galing po sa sagot yan. So, ang finance po ng COA, eh wala, eh nasan po ito? Kasi ano po yung dapat managod dito? Ito wala. Ano po, tinatnan ko po yan. Alam ko po, meron po nata ang aming concessionaire. Sa dialysis po yan po ba ang serious na paggamit po ng mga dayan? Hindi po bang dialysis, doktora, napag-gits na rin? Hindi po ba yun? Hindi po yung paggamit po ng mga kailan. Hindi po. Siya po ay nasa isang public-private partnership na per treatment, sinisingil po kami ng physicians bawat isang gamit po noon. Every month, mayroon po ang tumadating na bill. Tapos po, dahil po sa trust fund na dialysis, doon namin po nabuhay ang sabayan. Siguro, nag-i-libre siya pagka nilalapit dito siguro sa DSWD. Ganun ba yung sistema? Sa pasyente po, libre. Sa mga kagkakabuyaw po, libre. Pag meron po silang pain health, wala po silang babayaran. Pag wala po? Pag wala. Ah, pag walang pain health, 700 pesos. Pag may pain health, libre po lang. Kasi yung procedures, doon na sumisigil sa pasyente. Pag pain health, yung pain health po, dinapakay natin sa procedures. So, okay. Kasi nakasama po yun sa program noong 2010 na free dialysis for entire Tobinos. Pero hindi po na lagi dito na kung ikay free dito ka. Kung hindi, ay bayad ka. Pero balik po ako doon na Dr. Velasco. Saan po napapunta itong pelang ito? Ngayon. At nariningil pa rin po tayo, di ba hanggang ngayon? Patuloy ang nariningil kahit walang ordinansa na nagpapakibay na pwede nang maningil ang ating pong pamahalaan. Hindi po sa ordinance, hindi po ito. Kapo, kasi wala pa po. Yung tutok na yung kanti. Nag-i-rent na po ang naging magkano po ang nire-rent ng kanti doon? 20,000 naman. Wala din pong enabling ordinance para mag-authorize po na makolekta. So, illegal collection po ito. Sa team health kasi po, kailangan po talaga may kontrata lang po ang hospital dun sa nagahanda ng team. Kaya siguro po pala po nilang kontrata. Pero yung pagpupo sa ordinasa, wala mo. Apo, so yun ang kailangan po natin yung tama kasi pinagbabayin natin po yung mga tao na hindi naman pala yung autorisa ng mga kakalaan. Magandang abot po sa inyong lahat. Itatanong ko lamang po kung magkano po yung sinisingil sa mga pasyente doon po sa PhilHealth na pasyente. Yun pong 45 days na maximum allowable ng PhilHealth para sa ating pong mga mamamay. Bali sa PhilHealth po, 4,000. Kasama na po doon yung 500 para sa doktor. Tapos lahat-lahat na po, pati mga consumables, paggamit po ng makina dahil yung dialysis, yun po. For 45 sessions po, bawat isang doon. Pero magkano po naman pagka-ordinary yung pasyente? Ordinary yung pasyente. Nangyayari po yun na hindi sila nagbabayad ng PhilHealth,
pagkaubos na po, na-consume na lahat ng 45, depende po, pag ginagamit po nila yung PCSO, 2,500 po. Pag wala na rin po silang PCSO, wala na rin po gagamitin ng PhilHealth, hanggang 700 pesos po. Yun po. Kasi po, kung nakikita po natin ang diferensya, ang PhilHealth po ay nagbibigay ng 4,000. Eh kung magkano po yung sabi ninyo na binabayad pagka ho, wala ng PhilHealth? Pag wala ng PhilHealth po, ang mismo binabayaran po ng pasyente, 700. Pero ginagamit po sa Mayor's Office in subsidy po. Sinasali po yung pagkulangan po sa 700. Yung pambayad po sa Fresenius sa bawat gamit po ng dialysis. Magkano po yung talagang presyo kung hindi po manggagaling sa Mayor's Office, yun po ibabayad po doon sa pagpapadialysis. Yun pong isang araw ng dialysis. Hindi, ang pinakanilin po ay based. Yun po yung pinaka-fee sa pagdialysis. Yun yung mga po. Bali, 400 para doon sa doktor and 300 para sa treatment. Hindi po, yung total ng treatment. Bali, 1,680 per treatment po. Di maliwanag po na may natitira po doon sa 4,000 na manggagaling po si babayad ng... Yes, po. Meron kasi pong ano pa po, yung mga erythropoietin, meron pa pong gamit po sa... Ayun nga, sa doktor. Tapos yung mga supplies pa po na consumables kagaya ng heparin. Bali, ang tinatanong yung list po kasi yung base cost. Apo. Minus po yung para sa doktor. Umaabot po ng mga yung pinakadakot po. Bali, akabutin po doon sa 4,000 at nababawas po po doon almost mga 2,500 po. May natitira pong 1.5. Tapos, yung 1.5, erythropoietin po yun yung turok. Hindi po. Bakit po nabibigyan po natin yung mga pasyente ng dialysis? Hindi, saan po mapapupunta yung 1.5 na ibinibigay ng ating pong PhilHealth? Kung mauubos na po yung PhilHealth, mauubos na rin po yung PCSO. Saan po po yung uri natin, yung pambayad po sa Fresenius? Kasi 700 na lang po ang babayaran po rin ng pasyente. Bali, fund po yun na iniipon. Para pag-ubos na po yung PhilHealth, walang PCSO, yun ang mababayad namin sa Fresenius. Yun po para po yun doon. Ibig sabihin po, meron po tayong trust fund? Yes po. Talagang ginawa po yun na gawa po ng trust fund para po sa dialysis center alone. Kasi po, parang nakakasama po ng pakiramdam na maririnig mo na kami po ay kumukontra sa pagtulong sa mga dialysis patients. Nakakasama po naman ang loob yun sapagkat tayo po naman ay may pondo pala, bakit natin sisikilin ang ating po nga mga pasyente na nangangailangan ng dialysis. Yun lamang po at kasi nga po ay kung tayo po ay makakatulong doon sa ating po pasyente na 4,000 po yung babayad tapos si meron naman po pala mga nagiging proceeds tayo, di meron po tayong panggagalingan ng paggagastusan pa rin. Pero sabi ko nga po, siguro naman po ay may tamang panahon para po masabi po natin yung mga budget, yun na lamang po ang aking katanungan. Sana po ay maging maliwanag po sa lahat. Maraming salamat. Ano po mga kapatid? Susundan ko lang po yung sinasabi ni Dr. Concierto de Rosario. Pag po, kasi sinabi nila, pagka walang budget ng 2014, walang dialysis. Tama ba yun? Yung sinasabi nila. Kung meron naman palang pinagkukuha lang sa PhilHealth, tsaka yung nagbabayad ng mga paliit pasyente, paano po makaka-apekto yung sinasabi nila hindi pagpapatibay ng 2014 budget dun po sa mga dialysis patients? Kala po may paliwanag natin. Ganito po.
Halos lahat naman po ng tinatanggap namin pasyente ay may hilya. Bandang huli na lang talaga po na nauubusan na sila na mga kailangan po na tulong. Tapos, yun nga po, meron din PCSO na nahihina ng tulong. So doon tayo papasok sa item ng donations. Pagka po pinapos na ito sa ticket. Yes, yes. Okay, so siguro ba yun? Maaaring ganito. Oh, kasi ngayon, may bago silang pondo, para doon. So maling sabihin, na pag hindi napagtili ngayon ng budget, eh, wala ng dialysis. Tama po ba yun? Sa parte lang po ng dialysis po, masasabi po yun. Hmm. Okay, so yun lang naman. Kasi napapunta kasi na lang. Dialysis patient dito eh, nakakaawa naman na sabihin ng pag-ibayan ng budget. Kung meron naman palang field health na majority ng pasyente natin, hindi na nagpapayad. Isa lang po. Ang field health sa masa ay nagagaling din po sa budget. Opo. Paano po magkakaroon po ng renewal kung hindi po mapapasok sa budget? Sa taon po ngayon, 15 million yun. Nakita ko po. Mm-hmm. At yun po yung ibabayad natin ito sa ating mga beneficiary. Mm-hmm. Na paano po kaya pinili yun sa disability? At gano'n, mamaya tatanong na lang natin yung pamamalaan para po kayong kalawalan natin sa aming naman. Salamat po. Doon sa ito lang doon, kanunod po natin, saan po nakapunta itong halagang ito? Dahil nakita ko na po yung patas, section 132, the power to impose a tax fee or charge or to generate revenue under this code shall be exercised by the sanggunian of the local government unit concerned through an appropriate ordinance. Apo, for the guidance. Ito po, scholarships amounting to 1,856,126 pesos and 13 centavos given to students studying outside Cabuyao City contrary to section 447 number 5-11 of the Public Act 7160. Ang sabi po naman ng section 447, establish a scholarship fund for poor but deserving students residing within the municipality in schools located within its jurisdiction. Sino po makakapagpaliwala nito? Bakit po nang bigyan ng scholarship sa hindi po naman dito nag-aaral? Magkaiba po ang scholarship at financial assistance, ha? Hindi na ako po. Ang scholarship po ay kung tama sa tamang tasan. Pero bakit yung bigay tayo? Admin, ma'am. Yan po mga scholars na yan ay ang mga kurso po kasi nila ay hindi available sa pamantasan. Pero matataas po yung grades nila. So, pinagbibigyan po natin kasi talagang they are also poor but deserving students. Kaya yun po yung pinaliwanag namin sa COA. At ay acceptable naman po sa COA. Ano lang po nila is talaga ba taga Cabuyao? Mm-hmm. Opo. Matataas ba talaga ang grades? Opo, kasi scholar nga po. Opo. Kinchile po nila sa pamantasan, kung ino-offer natin yung mga courses na yon ay hindi naman po. Opo. Kaya yan po ay pinayagan po talaga ng COA. Opo, tama po, admin. Dapat natin tulungan. Kaso po, yung scholarship fund sana na naka-item doon, hindi na lang po yan ginamit. Kung nagbibigay tayo ng financial assistance, doon na lang po natin sa aming kung sa donations. Parang naman po na account eh. Magpipa po. Still donations account. Ang scholarship, magkano? 1 million, ma'am. Pero po yung donations. Pero hindi po, nasa donations account po ito. Ika-classify lang po na scholars kasi po yung grades nila ay matataas talaga. Pero parang donations account din po ang kinukuha ang pondo. So, hindi po sa scholarship natin? Hindi po. Alam po na scholarship natin, ang scholarship account, ginagamit po yung sa mga nasa pamantasan ng Cabuyao tsaka sa Malayan. Oh, okay po. Ito na yun, ma'am, admin. Yung financial assistance to education, not covered by guidelines. So, wala pong panuntunan kung paano nagbibigay ng financial assistance. Co-finance na po yan mula 2008, 2009, 2010 and 2011. So ano ang naging basihan natin para magbigay po ng financial assistance in the absence of a government? Kasi po kung wala, pwede po itong pag-aralan ng sanggunian para po matulungan din na makapagpasa tayo through a resolution para may
may tama tayong panuntunan. Kasi po, kung paano ba tayo magbigay? At sino po yung mga beneficiary na to? Sino bang itatago po ng isa ng pinasalasisan natin sa mga education? Sino po? Actually, meron pong guidelines yan. Hindi nga lang po formally documented. So, ang interest po talaga dyan sa pang-scholarship natin ay ang si Boy, Mr. Boy Pacquiao. So, nakamatay na nga po niya. Ngayon naman po ay napalipan po kay Sir Rocky. So, isa po yan sa magiging project nga po namin mga department heads to come out with the formal policy and guidelines, not only for education but also for social services. Yung pong ating mga AIC sa Gabor, yung pong ating sa hospitalization, financial assistance, yung pong isa namin project ng mga department heads na nagmamasteran. Kasama na rin po yan sa pinag-uusapan na rin po ngayon, ma'am. So kung makakatulong po tayo sa inyong draft ng guidelines, paano po kapagkama natin tayo? Okay po. Malaking tulong din po sa akin yan. Sa social services, saka po sa assistance na okay po. Salamat po. Narinig na po si Ma'am Aldan. Palitan po lang po siguro. Alam niyo po ba itong Ma'am Aldan, itong gender development? At ano po yung, bakit po taon-taon nagkakaroon tayo ng findings na hindi po devoted sa gender development yung ating mga ibinibigay po na just na, ano, na allocation, na appropriation? Yung po ay findings na rin, madam, noong 2009, 2010, and 2011. Opo. Yung pong appropriation for God's sake, opo, it is mandatory po yan. Opo. So, kailangan lang po ng detalye, may submit properly through the national offices. So, yun lang po ang hindi natin nako-comply. So, in-reiterate po ng COA ngayon, so by this year, actually, nagkawa po kami in advance po talaga ng mga programs and projects which are related to gender and development. Meron na po kayo? Meron na po. Meron na po kaya kaming mabigyan din ng kopya? Actually po, nagko-course through po yun sa Office of the Administrator. So, probably po, ready naman po yung policies. Ready po kami makikipasin. Findings po for the past 4 years, kasama ng 2012, hindi po tayo, hindi nakagear yung ating guide sa mga objectives kung bakit po nire-ito. Opo. Kasi po ngayon mandatory na po na dapat po talaga more on women and children ang mga programa. Opo. So, hihingi po kami ng copy noon. Opo. Opo. Pagpapinalaan kasi gender. Kasi nalaan. Kung naman po natin ka, pero ay nalaan. Sige po. Ito ma'am. Ano po ba may cost natin ito? Liquidation voucher sa pang-liquidation? Opo, accounting po ang nagsasubmit ng liquidation. Pero before po, walang malinaw na guidelines on sino po ang mga dapat i-furnish. Naging procedure na po sa mga LGU na direct po talaga yan hinihingi ng national. Ngayon po, nag-request naman po ang local COA na i-furnish po sila ng kopya na na-receive ng national. Yun lang po. So, kasi kaya nga po tinawag na confidential. It's confidential na po. Ano, hindi naman po namin parating na. Ano, yung may findings kasi ng information na nabigyan ng liquidation report. Bali, ang ini-emphasize po dyan ng COA is i-furnish po sila ng receiving copy ng national office na na-liquidate na po. Hindi ko pa pwede kumuha ng kopya sa kundiyan? Ng ano po, ng transmittal po. Pwede po. Liquidation report. Ang liquidation report po, pinadadala po, confidential po. Nakasealed po siya. Kahit po ako, hindi ko po alam ang laman. Kasi more on security po kasi yan eh. More on security. National security. Yes po. National security. Opo. National security. Eto ma'am, disbursement vouchers not submitted for audit. Eh, ito po yan. Meron po kasi yung disbursement voucher na inaabutan po ng year-end. So, may time po na hindi pa po nakukuha ng supplier. Meron naman pong nasa dispersing officer pa for liquidation. Ano na po yung status nito ba? Opo. Nasubmit na po yan upon request. Inisa-isa na po yung mga missing.
hindi po naiiwasan na may naiiwan, hindi pa po nakukuha yung voucher ng mga supplier. So, na-account na po yung 40 million? Opo, opo. Properly accounted for na po yan. Gusto ko lang po i-recognize yung presence po na aking resident po. Ayan. Si Magdina. Pagkali pala si Mag. Kala ko hindi kayo makakapunta. Good afternoon po. Ako po talaga, actually, sabi nung kung sa budget hearing po ang titingnan, wala po kami concern naman. That is management discretion po and decision. So, supposed to be hindi kami attend when it comes to that. Kaya lang po nung malaman namin na ang yung mga audit findings sa AAR nagiging dahilan para hindi nyo ma-approve ang budget. This po, hindi yan. This is not the proper venue to discuss that audit findings. We have another venue for that sa exit conference po. Vouchers na hindi submitted. Actually po, may cut-off kasi kami paggawa ng report. Yeah. So hindi po pwede maging dahilan yan because of that, aalisin na sa budget. Ano po yan? Kasi may cut-off kami. At the time na nagawa kami ng report, hindi submitted yun. Kaya naging findings. Pero po later on, pwede yan ma-implement din na. Na-submit na sa amin. So later on, kaya lang po ngayon kasi, ang concern namin is audit ng barangay. Hindi pa po kami nag-audit ng LGU ng City of Cabuyao. So, hindi pa namin maka-find out kung na-implement yung mga audit findings namin. So, hindi pa po talaga namin yun. Sa kami pa po dyan, actually, talaga po dapat isama sa budget. Kaya lang nangyari po siya na may kulang na document o hindi nasunod yung rule and they have to explain to us. Pagka okay naman po ang justification nila, that is accepted. So, wala naman pong problema na yung mga findings na yan maging dahilan para hindi po kayo makaano ng budget. Sino po nagsabi sa inyo na hindi namin ipapasa ang budget pag dito na ituluan ng ito? Ah, inaano lang namin kasi alam niyo po yung budget, ganito po. Hindi ka, sorry naman. Karapatan din po, equally, karapatan din po na alamin yan. Equally, karapatan din po ng sanggunihan na pangyayaman ko kasi kayo po ang ano, yung atin sa budget niyo. Ang nagpalantas po dito at concern po kami pare-pareho bakit hindi po ito nasusunod. Pero wala po akong na-i-code kanina na sinasabi ko hindi namin ipapasa ang budget na hindi ito na ipapaliwala. At wala po ako sinabi nito. Ang sinabi ko po, pag-usapan natin ang buong audit report, ipakita sa mga kababayan natin kung paano ito ginagamit, i-discuss natin yung mga kakulangan, bakit hindi nako-comply. At sinabi ko po naman, pagkatapos natin i-discuss ng buong audit report, diretso na tayo sa budget. Pag-uusapan na po natin yun. Wala po akong sinabing, pag hindi na ipaliwanag, mag-adjourn tayo. Wala po akong sinabing madam. Okay po. Kasi ganito po yan. Nakalagay kasi po doon sa section 323 ba yun. Na supposed to be, ang i-discuss nyo lang yung mga sa budget hearing nyo. Kung ano yung composition ng budget. Opo. So other than that, hindi na po dapat na-discuss dito para po malaman kung ano talaga problema ng budget nyo. But then, we are not concerned with that. Sa inyo po yun na decision. Opo nga, tama po kayo. Kaya lang po, ito nga mga audit findings na ito, and this is not the proper venue. Ito din po yung sinabi nyo, pero karapatan din po namin na napag-desisyonan po ng sanggunian na ito po ay talakayin bago po tayo pumunta sa 2014 budget. But we know na sa German, lahat po na sinabi po ng ating auditor. Pwede na po ba akong patuloy? Wala po din siya ang accountant eh. Ayan, ayan. Opo, opo. Hindi ko na nga po kayo inaasahan pupunta dahil ang pasabi kayo hindi kayo dalang eh. Salamat po. Salamat po, ma'am. Napapatuloy, Mr. Chairman. Opo, yung ma'am, ito po, kasi tinanong ko kanina, ano po yung due from other funds and due to other funds? Kasi po may difference na 5 million eh. Saan yung may? Yan po account na yan ay may reconciliation po dapat gawin bago po siya magkaroon po ng final balance.
So during the audit po, hindi po nila yan na na-accomplish. So after the audit po naman, nabigay na po namin yung mga details. Okay na rin po dito? Opo. Ano ba nang sabi kay ma-audit mo na ba? Parang kitchen na ako yung sinagalitan din na yun. Ay, di ba? Di ba ka na rin? Ito na, ito tayo sa unang-una. May net balance po ng ano, property plant and equipment na 10 million. Yan po ay reflected 2009, 2010, 2011. Okay po. Before po, ang nag-handle ng actual inventory ng PPE or property plant and equipment ng mga MR ay Treasury Office. So, in transition, napalipad po sa DSO. So, before po, wala pong assigned na personnel sa DSO to handle the maintenance of ledgers. So, bali nagkaroon lang po sila ng personnel 2012. So, kaya nga po, in-recommend namin na maglagay na si GSO ng isang tao na tututok po sa pag-maintain ng ledger ng actual versus record. Alam naman po natin na ang PPE, lalo na po yung mga equipments, furnitures, nagmo-move po yan. Nalilipat ng ibang office, nalilipat ng lugar. Nalilipat ng bahay. Oh, hindi po naman. Dito lang po within the municipality. Pero may experience din po kami. Before kami po ay umupo bilang accountant, ay napakarami na po namin in-adjust. Katunayan po, nagkaroon na po kami ng consideration to a very voluminous accounts na hindi properly recorded during their time. Hindi na po ako masasabi kung sino po sila. So, pinilit na po namin siya na-reconcile. Pinilit na po namin na mag-actual inventory every year just to find out ano ba talaga ang naririto pa. So, ngayon, ma'am, nasa atin, lumiit na yung balance natin. Lumiit na po. Lumiit na po. Para hindi na rin kasi masyadong po malaki. Ngayon, kung meron man po ang account, meron yata tayong person sa accounting. Meron po kami ginawang isang remedy para hindi naman po tumigil yung, sabihin po, willing on the past lagi. So, naglagay po kami ng isang ledger na pertaining to beginning balances of prior years nung hindi pa po kami ang nakaupo. So, kung yun man po ang i-analyze, isang ledger na lang po. Hindi na po affected yung current. Sir German, hindi ko na masyadong i-discuss yung sa statement ng cash flow, sa statement ng income expenditures. I-reserve ko lang po yung right to ask questions sa amin pong Sir HR na hindi ko nakapunta ngayon. Inukulit ko po ha, for the record, hindi ko po inahalang ang budget at yung co-audit report ang ginagawa kong dahilan. At sabi ko po kanina, i-discuss ng pumunan natin ito dahil may kasabihan po tayo, aking hindi marunong ngayon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroonan. At ito po yung tama nating pagkakataon para may tama yung mga pagkakataon ng mga kaya. Huwag na po natin mo ito ngayon. Tingin ko naman po, nakahanda na tayong walang talakay ang ating po 2014 budget. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Kaya po, Mr. Chairman, na magtulad po tayo ng suspension ng kayo ulit para mo. Ayan, tumakot po doon sa pagkakataon naman na ang department din makakapag-ulat. Anong may isang kulong ka din? Anong may isang kulong? Aking Paula, yung kanina pong kinunan ni Social Tony Rey Peña,
BOA report, tapos po yung statement of disease, tapos po sa saka po tayo dadako sa mga department. Statement of disease. Mr. Chairman, bago po ang lahat, at sa mga department heads po na dito, maraming salamat sa pagpunta. Bago po tayo diretsyong tumuloy sa ating discussion tungkol sa annual budget, nais ko lang po i-take note or for the record na napansin ko po yung iba kasi sa mga budget proposals, wala pong functional statements, objectives, and results yung iba. Puro budgets lang. And ayon kasi sa local government code, which is specifically Section 317, letter B, number 3, and in relation to Article 413 ng Implementing Rules of the Local Government Code, nakasaad po na the budget proposal shall contain the following: a brief description of the functions, projects, and activities for the ensuing fiscal year, expected results for each function, project, and activity, and the nature of work to be performed, including the objects of expenditure for each function, project, or activity. Bagamat po is ilan sa mga departments, basahin ko na rin po para na-take note, ay wala pong nakasubmit na functional statements, objectives, tsaka results. Papagpatuloy po natin pa rin natin yung pagdinig sa budget proposals nila. Ngunit siguro mas mabuti na yung pag-approve ng budget nila would be upon submission of nung said functional statements, objectives, and results. And ito yung mga department heads, departments po na hindi po nakapag-submit ay ang City Mayor's Office, City Legal Office, Civil Security Office, ang Sangguniang Panglunsod, Secretariat Office, City Admin Office, City Population Office, City General Service Office, City Information Office, City Architect's Office, Operation of Market and Slaughterhouse, Operation of Cemetery, and City Veterinarian's Office. Pa-take note lang po, yun lang po. May talang patid ng gano'n pa man yung mga ilang opisina, patulad ng legal office, ng city architect, ay wala pa tayo nga opisina doon. Sinong nais na kukulungan? Na makabahagi, kaugnay dito sa statement of the six. Mga sakapap? Hindi kilala ko yun. Kunyari pong mas may kapangyarihan po na makapagpatunay na lahat ko na nakasatisfied po ng bisita natin po. Ingat yaman ang gano'n sa Lord Chairman. Ang ingat yaman ay hinihiling na makabahagi. Pwede po kayong pumasok dito sa ating ano. Pwede po. Pwede po. Sakit ako. So yung mga blanda, hindi ko makikita. Sanda! Wala mga pamasda ka kayo. Bubuhay ang aking puso. Bubuhay ang aking puso. Puso? Magandang gabi po sa ating mga bisita na nasa labas. Magandang gabi po ulit. Paglilinaw lang po, gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na ito para maipahayag po sa ating mga department heads at ating administrasyon ang ating pong nararanasan ngayong mga panahon na ito. Mr. Chairman, konting paglilinaw lang po. Dito po sa Article 415 ng Local Government Code, nakasaad po dito na in case the sangguniang concerned
fails to pass the ordinance authorizing the annual appropriations at the beginning of the ensuing fiscal year, the ordinance authorizing the appropriations of the preceding year shall be deemed reenacted. Ang pagkakaintindi ko po dito sa ating article, na ito ay pag hindi po naipasa ang ating annual budget, pasimula po ang ating fiscal year ngayon pong kasalukuyan, ay magagamit po natin ang ating pong reenacted budget. Tama po ba? Apo. Ang nakalagay po sa batas ay kung wala pang pinaktiban, pagkabat ang regular na proseso ay bago dumating ang January 1 ay angkop na meron ng pinaktibay na budget. Ngayon, kung ang dahilan ng ay wala pang napaktibay, tinatandaan na rin ang batas na walang anumang pag-uusapan, kundi yung budget. Sapagkat ito ang tinatandaan ng batas na mabigyan ng preference. Bakit? Kasi sinasabi nila, walang anumang budget na pwedeng lumabas sa treasury kung walang pinaktibay na ordinansa. At tinutukod po doon ay ang annual budget. Kaya po sa loob ng 90 days, sinasabi niya, kung sakaling walang paktibay na budget, ay doon binibigyan ang pakakataon na manipulin itong re-enacted. Pero ang nakasagot po dito, before po ng 90 days, during po ng 90 days na hindi pa po naipapasa ang ating pong annual budget, ay magagamit po natin ang re-enacted budget. Tama po ba? Sabi ng batas ay kung ito yung re-enacted budget, ang pwede mo lamang gamitin dito ay ang personal services at saka yung sa operations. Ngayon, tatanungin niyo po ako, meron bang itinadhana ang batas na pagdusto ng January 1 ay re-enacted budget? Walang nakalagay doon. Ang nakalagay doon kung sakaling sa loob ng 90 days, pagkatapos ng 90 days ay walang budget na mapag-tribay, doon pumapasok ang re-enacted budget. Yung po ang pananap ng inyong tagapagod. Pero ito po ang nakasaad dito, Mr. Chairman, na kahit hindi po siya maipasa during ng 90 days, siyempre po, tatakbo pa rin po ang ating administrasyon. Kailangan po din natin gamitin muna yung re-enacted budget bago po dumating ang 90 days. Di ba po? Makakapagpayag ang komentaryo ng budget officer? Nakita ko po siya kanina sa Vice Mayor's office. Baka nandiyan pa po. Pakitingnan po. Pakitingnan na po. Ang operasyon ng paglabas ng budget, lalo na sa mga kontrata, sa ano mo, sa pindan, ay kinakailangan ng authority ng sanggunian mabigyan ng proposal. Hindi pa ako na pag-usapan din sa kanya. Hanggang wala pa tayo pinag-usapan ang budget. Hindi ko po matato kung paano ang definition ng BIND dito sa sanggunian. Hindi na ako. Mr. Chairman, nandito po ito sa implementing rules and regulation ng ating pong 7160 o yung pong ating local government code. Yung pong binabanggit nga po niya Article 415 na specifically nandito po, babasahin ko na lang po yung second paragraph. In case the sanggunian concerned fails to pass the ordinance authorizing the annual appropriation at the beginning of the ensuing fiscal year. Ibig sabihin, kung hindi po naaprubahan bago dumating po ng ating pong fiscal year na 2014, nandito po, nakalagay po dito, the ordinance authorizing the appropriation of the preceding year without additional the ordinance authorizing appropriation of the preceding year shall be deemed reenacted. Kaya po, nandito po yung sa IRR. Siguro po ay ito na rin po yung sinasabi ni budget officer
nung kami po ay nag-meeting tungkol po sa JO, at naitanong ko na rin po sa kanya kung yung po bang budget at kung ito po ay magkaroon ng hindi po magkaroon ng pag-aproba dito sa fiscal year 2013, ito sa 2013 at ang ating kinakaharap ay ang 2014. Ang sabi po niya, at yun po naman ay meron po kaming minutes or journal ng aming pinag-usapan tungkol po sa mga JO na makakapag-function. Kaya lamang po, hindi po magkakaroon ng mga proyekto. Yun po ang sinasabi po niya. Pwede po natin buklatin yun para po sa ating reference. Ito po ang budget officer. Ito po, si budget. I-budget po muna. Budget officer, ang kagalagalang ay may katanungan. Habang wala pang pinag-ibay na annual budget, pagkatapos ng January, pagpuntong ng January 1 hanggang doon sa sinasabi ng batas na 90 days na kung saan ang tinadahan namin ng batas ay magkakaroon ng re-annual budget. Pagkatapos ng 90 days. Ito bang kasalukuyan ngayon ay nangangahulugan na para na rin na-re-enact na siya? Sa definition po ng ating local code, ano, 1991, ay nakalagay po doon after 90 days ay yung ating po 2013 team re-enacted. So, for the meantime, na tayo January at wala pa po naman tayong 90 days. So, sa interpretasyon po, noong batas na after 90 saka re-enacted, hindi ko po makita na January 1 yung re-enacted. So, magulo po. Magulo po. Kung merong IRR, ito po, babasahin ko po sa inyo. In case the Sangguniang concern fails to pass the ordinance authorizing the annual appropriation at the beginning of the ensuing fiscal year, the ordinance authorizing the appropriation of the preceding year shall be deemed re-enacted. Yan po yan, di ba po? Before po ng 90 days. Bago po ng 90 days. Ito po. Kasi meron pa pong kasunod to eh. Meron pa pong kasunod dito. Ang second paragraph po yan. Ang gino? Pagdagdag lang po dun sa pahayag. Ang nag-interpret po at naglabas ng implementing rules nito ay ang DILG. Yan po ang ahensya na mayroong poder na mag-interpret at maglabas po ng implementing rules ng patungkol sa local government code. Ibig sabihin po niyan ng implementing rules, kung merong mga bahagi ang batas na hindi po na-discuss o hindi nabanggit, nasa ilalim po ng DILG na magpuno ng kakulangan na yun. Ngayon, wala po akong nabasa na legal opinion or issuances ng DILG na sinasabing sa day 91 lamang magkakaroon ng re-enacted budget. Ang sinasabi po dyan sa batas na yan, sa implementing rules na yan, na may force and effect of a law, ay pagka hindi na-aproba ang budget for the ensuing year, to sa unang araw ng taon na pumapasok, deemed re-enacted yung budget. So hanggat wala pong legal opinion that says on the contrary, na day 91 lang magkakaroon ng re-enacted budget, yan po ang dapat sundin ng lahat ng local government units. Tama po yun, ano? Sa pagsamayon po ng budget officer para po pagdapasa niya. Kasi po, walang dinagay sa local government code kung ano ang mangyayari within the 90-day period. Yan po ay pinunan ng implementing rules bilang administrative authority para maggawa ng implementing rules patungkol po doon sa kakulangan na yon. At sabi po doon sa batas ang implementing rules na yon, on day 1, re-enacted yung budget. At ang sabi po doon sa kasunod, if ang patingin na po, isa-side ko na rin. Para. Implementing rules, ha? Implementing ako na po. Pero ang nag-implement po nito, Mr. Chairman, is DILG. At wala pong nagsasabi na mali ito. Dahil pwede naman po itong president sa Korte Suprema kung sakaling may magsasabi na mali yung provision na ito. Kasi po, hanggat walang nagsasabi, ang presumption ng batas at ang sinasabi ng batas, iniaatang ko na sa Department of Interior and Local Government ang paggagawa
ng implementing goals para mas maging detalye at para mas maging malinaw ang pagpapatupad ng local government goal. Magpapatunay ko po. Sabi dito, if the Sangguniang still fails to enact, ibig sabihin, still fails, wala pa rin. Such ordinance after 90 days from the beginning of the fiscal year, the re-enacted budget shall remain in force and effect until such time that the ordinance authorizing the annual appropriation is approved by the Sangguniang Consortium. Ibig sabihin, petition na, na kung day 1 hanggang day 19, re-enacted siya, pag day 91, hindi pa rin tapos, re-enacted na tumituloy. Hanggat hindi napapagtibay. Ibig sabihin po, hindi tayo limitado sa 90 days para pagtibay ng budget. Pwede pa rin po yung mag-pass. Pero kung lalampas siya, doon na lang magkakaroon ng limitasyon ang paggasta. Ibig sabihin, limitado na lang siya sa salaries and wages, of existing positions, contractual obligations, operating expenses. Pero in the meantime, from day 1 to day 90, ang sabi lang ng batas, the ordinance authorizing the appropriation of the preceding year shall be deemed re-enacted. Wala pong sinabi, limitado lang sa personal services, limitado lang sa essential operating expenses, at limitado lang sa statutory and contractual obligations ang pwede natin gastusin. Ito po yung interpretasyon at pagkagawa ng DLG na siyang may kalapatan at puter na magawa po ng interpretasyon sa local government. Nililinaw ko lang po ito. Kasi ang nangiintaliwas po yung ano po ninyo, opinion. Samantalang ang opinion na po ng DLG, ayan na po. Ngayon, tataliwas naman tayo sa opinion ng DLG kung sa tingin nila, ayan na po yun. Ngayon, questionin natin kung may mali yan. Sa ano po, sa akin pong interpretasyon, ngayon po nakita ito, ano, kasi yung local government goal of 1991, yung ako tinitingnan, maliwanag po daw na after 90 days, siya re-enacted. Pero ito po, meron pong IRR, sinasabi rito na at the start noong ating issuing fiscal year, noong din ang sub-rising appropriation ay deem re-enacted. So, yung deem re-enacted, kung titingnan po natin yung susunod na talata, the Sangguniang shall continue to hold, and then, if the Sangguniang still fails, ang ibig sabihin po, sa akin po, correct me if I'm wrong, yung deem re-enacted na kita ko rito, dito sa sumunod, if the Sangguniang still fails, then such ordinance after 90 days from the beginning of the fiscal year, the re-enacted budget shall remain in force bago i-define niya yung gagastusin natin, ito salaries and wages, statutory. So sa akin po, para tayo safe dun sa interpretation, yung pong re-enacted budget dun sa beginning ng ating taon ay manapa, ay mas maganda po na ang ating i-explain na ito pong limited dito sa salaries. Kasi po, maliwanag na yung re-enacted budget na inulit dito sa bandarito na re-enacted budget bago i-define yung mga expenses na ito po. Kaya it is say na pumunta po tayo doon sa loob noong kapag ka-re-enacted budget ay ito po yung ating pagkakagastos. Kasi po, pagka po tayo hindi natin ginanap itong deem re-enacted na ito sa unahan, bago pumunta po tayo sa paggastos, nanlampas doon sa sinasabi sa pangalawang deem re-enacted, ay hindi po safe yung ating patutunguhan. So it's better na doon po tayo pumunta sa interpretasyon ng deem re-enacted, ito po yung mga gastos. At yun po yung nangyayari. Kasi po tayo bukas, ay tayo po isasahod, wala po tayong budget. Yun po ang ating mga salaries. And then, at the same time, yung po ating mga job order, since na wala po tayong budget, ay hindi po natin magampanan yung ating pong mga contractual obligation at mga programa doon sa ating mga regular employees na sila po'y under contract. So yun po ang interpretation doon na nakikita ko. Kailangan po natin ma-interpret yung po mga gastusin na napapaloob doon sa kung ang ating sangguniang palunson still fail na ma-enact ito, ay dito po tayo sa nakadipay ng mga gastusin sa ating po pananaw. Para po sa pagkakakilala. Salamat po. Pero bago kilalanin ng inyong tagapagulo, ay kung ano man ang pahatid o interpretasyon, maliwanag ba sa pananaw ng mga pahatid ngayon na pagkatapos ng taong 2013, January 1, ay pinapalagay natin alinsunod sa implementing rule, ang budget ay deemed re-enacted
para sa simula nung sa ganun ay para na tayong merong 2014 budget na rin access. Tama ba? Tama tayo din po ang ginagamit. Oo, kaya hindi tayo nakakatalo doon. Maliwanag po. Ang pahatid ngayon sa pagpupulong ngayon ay maliwanag na ngayong nang matapos ang 2013, nagsimula ng January 1, kung wala kang pinaktibay na annual budget sa 2014, ay ipapalagay na natin na yung 2013 budget ay nire-enacted na hanggat wala pang pinagtitibay para sa 2014 doon sa loob ng 1993. Sumasangayon ba ang Gino? Apo, apo. Sumasayang ngayon ba ang Gino? O, maitala, yan ang pahatid dito sa kapulungan sa diskusyon niyan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay. Maitala muna bago ko kilalaan yung makapagpayag. Makapagpayag ang Gino? Apo, Mr. Chair, napakaganda po at nalinawagan ito pong sa tungkol dyan sa reenacted. Pero ang pagtaas po ng kamay ay particular po dito po sa naka-agenda po sa atin. Ang akin po ay point of order na ang tatalakayin po natin. Dalawang problema na po ang sinusolusyonan. Pero hindi pa po natin nagagawa yung unang problema. Ang particular po sa proposed annual budget. At ang pinag-uusapan na po ay reenacted budget after 90 days na tinatalakay po natin. Pero ang sa akin po, tapusin na po natin yan. Kung meron man tayong kilos o kung may mali man sa nakilos, dapat tayong managot. Kung tama naman po ating ginagawa, ipagpapatuloy po natin. Pero ganun pa man po, ang nakahain po sa atin ay ito pong proposed annual budget ng 2014. Kaya siguro po maging concentrate po tayo dito po sa ating pong paksa. Na ito po ang pag-usapan natin, ito po ang pagtuunan natin ng pansin. At ako po ay nagpapasalamat po sa mga department heads na lampas alas 5 na ay talagang concerned din po sa ating pong annual budget. At siguro po kung meron po tayong dapat tanungin ay lahat po ng napapaloob dito po sa annual budget, hindi po kung pampaksa ang pag-uusapan. At siguro po yun po ang ating pagtaas ng kamay ang pagkaroon po ng point of order na dapat po ito pong annual budget po ating tinatalakan. Yun lamang po, Mr. Chairman. Ganun po man, Maitala, meron namin pinaktibay kanina. Ang sabi natin na pinaktibay na sa gunahan ay pag-usapan ng COA report na kung saan ay natapos na. Wala pa lang yung Gino kanina. Ang sumunod ay statement of receipts. Pagkatapos nun ay individual na department. Tama po ba? Huwag ganun, makakapagpatuloy. Ang point of order lang ang tinutukoy ng Gino, nakahanda tayo sa statement of receipts. Kunin tayo po ba doon? Apo, konting paglilinaw lang po. Kasi po, doon po sa sinasabi, para lang po malinawalan yung ating mga nakikinig, ating mga kasamahan na nandito na po tayo sa reenacted budget. Katulad nga po noon, kasi ililimita po natin yung ating mga kasamahan, ating po mga kababayan, ating mga senior citizen na 700 po ang natatanggap nila dati, ngayon po ay 200 na lang po. Eh dahil nga tayo po ay reenacted budget na ngayon. Ipapahintulot na ang magalang-galang. Ganun po man, ikilalanin ng inyong taga-pangulo ang iyong concern. Kaya lang, dito sa ating pinaktibay kanina, ang usapin ay statement of receipts. Kung yung mamabutihin ay mabaya, makatapos ng nakasalalay na ano, ay ito natin i-discuss. Yung po ang point of order ng Gino, tama ba? Ang nais ng... Apo, para po naman din matapos na muna pa sa matalim sa pin. Ang tinutumpok po ni Conservator Leones is merong budget ngayon na nagte-take effect. Parang yun lang ang gusto niyo. Hindi po totoo ang mga budget. At napapahatid na rin. Parang yun lang naman po. Para makapagpatuloy na po tayo ng ating talakayan. Merong budget na humihiran, reenacted nga lang habang tayo nag-deliberate. Parang yun ang gusto niyo. Pero po, napapahatid na ang punto ng Ginoong. Aba, aba. Okay. Hindi kilala. Point of order ay recognize makakapagpatuloy ang katanungan kanina ay sa aking resolution. Budget, salamat po ah. Kasi kaysa mo tumagal, bukas po ang ato, makakapagpayaw ng ating treasurer. Ito po ay patungkol na po sa statement of receipts. Hindi kilala.
Unahin ko po dito sa ating pong beginning cash balance. Ito po sa unang pahina, sa page 3 po, page 3. Nung nakaraang pong Disyembre, kung natatandaan nyo po, tayo po ay may pinasok na para po sa City Disaster Preparedness Plan na 73 million. Yung po ay maisasad natin magiging savings po natin, di ba po? Baga, natirang pera po natin yon nung pong Disyembre. Dahil hindi naman po siya napagtibay, dapat po, meron po tayong remaining na 73 million po sa beginning of the year balance. Pero po dito po sa ating 2014 budget, ay hindi po nakasaad dito na meron po tayong natitirang pera para sa ngayong taon. Wala po tayong beginning cash balance. Wala po ako sa posisyon na sumagot po noon. Ang budget officer po ang gumagawa noon. Ako po, ito lang po sa correction. Opo. Pwede po natin i- sa budget po. Page 5 yata sa inyo yan, budget. Ito ma'am, ito. Ano ma'am? At yung pwede rin po kayo dito. Para ako. Okay. Ito pong beginning cash balance. Kung maalala po ninyo, nagsabit po tayo ng budget sa Sanggunian, October 15. So, ibig sabihin po, hindi pa po sarado ang ating libro. So, hindi pa po natin alam kung magkano ang cash balance natin at the end of the year that time. Kaya po, zero po siya. So, ngayon po, ngayong January, February, nagsasara po tayo ng libro, doon po natin malalaman kung magkano po yung ating ending cash balance na papasok po dito sa video na to at subject po to appropriation in supplemental budget. Ganun po yun. Bago mga kapagpahayag ang mga kasana, ang pahatid niyo po ba nung isumiti ito, ito ay nung October 16 po ba yun? Yes, at ako. Ang pasiyan ng tuos nyo ay yung noong panahon ngayon. Ganun po ba? Hindi po. Kaya dapat po, itong beginning cash balance should be at the end of the year. So as of December 31, 2013, kung meron pa pong remaining balance yon, yun po ginagawa nating sinusupplemental budget po ni ating yun at ini-appropriate po subject to approval pa rin po ng Sanggunian. So after po yun ang closing ng libro ng 2013. Okay, no? Sa ngayon po na hindi pa po natin na ipapasa yung budget, pwede na po natin ilagay dito yung remaining balance. Hindi pa po tayo close. Kasi it took us siguro po mga almost a month bago po natin maisara ang ating libro kasi marami po tayong mga bayarin, marami pa po tayong dapat na i-consider na mga... Hindi process of liquidation pa po tayo. Yes, opo, opo. Closing pa po tayo ng libro. Sige po. Sa business tax and licenses mo, si budget din ba po ang... Okay po. Yeah. Ma'am, yung pong sa 2013 nating budget, 350 million po yung estimated na kakolekta po natin. Meron ba po tayong records na updated po kung magkano po talaga ang ating na realize ngayong noong 2013 po? Interest po, Chris. Hindi pa po masyadong... Ito pong aming record ay hindi pa po official kasi hindi pa po close ang accounting. Sa ngayon po, meron pa po humahabol na ng babayad sa RPT. So far business po, tax. Business tax po. Ang ating po estimated income noong 2013 is 317
million 300. So far po sa ngayon ang nakuha ay 360 million 505. So meron pa po tayong uncollected na 9,794,000. Kasi po ang nakasad po dito, 350 million lang po yung estimated na na-realize. Yung 350 million po, yan po yung ating proposed budget noong 2013. Pwede po yung budget. So ngayon, kukumpir po natin ito doon sa actual collections natin noong 2013. At sabi nga po ni Tres, ang actual collections po natin ay 360 million. So, 10 million over po tayo sa business permits. Ibig po sabihin nun, mahusay pong mamulekta ang PPNO and Treasury. At ang inutin po. Opo. Ang itinagdag po, admin, kung ang actual po natin ay 360, nagdagdag po ng 50 million. Kasi po, kung 350 yung ating estimate last year, na nag-over tayo ng 10 plus. Pero dito po, ang challenge sa inyo, sa ating lahat, ay 60 million more than the budget estimate of 2013. Ang apprehension po dito, admin, ang dami na po nagre-reklamo mga maliit na nagtitinda sa sobrang laki po. Baka po naman pag inilagay natin dito sa halagang ito na 410, nasabi na rin po nung nakaraang prank ceremony na it's a big challenge. Na ano, baka ang kapalit naman po nito, eh maliit at malaki po nating nagninegosyo ng marangal, eh masyado naman po, baka masyado na natin pong mapahirapan. Eh pwede po naman natin itong edya siguro. Kung sa tingin po ninyo, eh medyo mataas po yung naging diferensya. Kasi dito po sa past year, ang actual ng 2012 ay 346 million. Ang actual natin ng 2013 is 360. Ang difference po is 14 million, more or less. Eh kung magawin po natin yung 365 dito, o 370, o 380, na kung sa tingin po natin ay mas magiging katanggi naman masyado ulit na dagdag na pasakit, ipapasa po natin to sa ating mga maliit at malaking naghahanap buhay sa lungsod ng Kabuyaw, eh, baka naman po pwede natin itong ma-revisit, ma-evaluate. Ano po sa tingin nyo, mga kapit? Talaga pong malaki yung difference ng ina-aspire natin collection ng business tax. So dito po, yung local finance committee po, i-consider natin yung mga new business establishments na nagtayo po dito sa Kabuyaw, simula po tayo na nag-city. Yan, katulad po ng Pure Gold, Centro Mall, Watermark. Pero ang epekto po noon ay hindi po ganong kalaki for 2014. Kasi po, Watermark is only 2 years in operation. Centro Mall is only 1 month in operation. Kaya talagang medyo malaki po talaga ang ano. Nilakihan lang po namin ito talagang business tax, talagang challenge po. Kasi marami pa rin po na mga negosyo, establishments dito sa Kabuyaw na walang business permit. Eh yun po isa nating tax campaign para po din sa RPT at sa business tax na isaturate na at least mga 80% or 85 to 90% ay may business permit ang bawat establishment. So yun naman po sa mga nagreklamo, kasi kung tutusin po talaga natin is they just have to declare the yung malapit lang po sa katotohanan na gross receipt. Kasi po nila naiintindihan eh. At i-declare nila yung gross receipt, hindi po yung net income. Yun po isa na. Pero pag napaliwanag naman po namin, ay naiintindihan naman po nila. So, nasa sa inyo pong, kung babawasan po natin ito, ay welcome naman po sa atin. Kung pag-usapan po natin din, kasi kaya lang po bahagi kayo ng hearing na ito. Kasi gusto po namin marinig wala sa inyo. Kasi kung magbabawas po tayo dito, magbabawas po tayo sa mga expenses ng mga department. Kaya po naman natin yun. Kaya nga po tayo nag-deliberate dito. Kung ano po yung iba pang mga katanggap-tanggap na pagbabawas pa sa ating mga departamento,
gawin po natin ba at the expense po ng ating mga malalangal na namumuhunan dito po sa ating bayan na gusto po lamang ikapulat na naasahan kita, laging maliliit. Eh, sa, dito pa po tayo magtataas na masyado. Malaki 60 million ang difference natin po eh. Sa tingin po ninyo, ano po yung kaya po natin matin at itama po natin sa pagkakataon ito? Ito po ito ni 80, 85. Sa inyo pong pagtataya, admin, para pagtulungan po natin dito. Pres. Kasi... siguro po yung 385, 380, 385. Ibigay po natin sa ano po? Ito ating first proposal. Bago mo po... Pagpapatuloy, nais kong kilalanin kanina pa tumataas. Abo, Mr. Chair, nagpaliwanag po kanina si Tres na ang nakapagtibay nga po ng 2013 na annual budget, particular dito sa business tax ay 350. Pero ang nakolekta po natin ay 360. Tapos may collectibles pa tayo na uncollected na 9 million. So, halos papatak siya ng 370. So, ang ganun din po nung nakaraang taon ay tayo po ay may agam-agam na baka mapasobra yung ilagay natin o baka kulangin. Ito po, dito po yung panahon ng pagpa-budget. At ngayon po, talaga tayo ng 350 and then sobra pa ng 20 million yung makokollect natin. Tama po. Uncollected pa yung... Uncollected yun, iba? 2014. Okay. So, kung 360, so 50 million yung difference sa pagtitibayin natin. Ang ibig sabihin po, meron pa rin sobra na 10 million sa pinagtibay natin. Di ba? Ang sa amin lang po, sa amin pong nakikita dito po sa ating pong gagawin ng pagtitibayin budget, kung maglagay man tayo ng 410, meron tayong 50 million na difference from the past year na pinagtibay nating budget, ay kailangan makolekta natin. Tama po, kailangan maabot natin yung 410. At kukolektahin natin to particular sa business tax. Sino ba ang magbabayad ng business tax? Siyempre yung mga negosyo. Ibig sabihin po, ang ginagawa po natin sa Kabuyaw ay naghihikay pa tayo ng mga negosyante na nagbubukas dito po sa Kabuyaw. Kaya nga meron ng biglang Centro Mall, meron ng biglang Waltermart. Ang Waltermart po, hindi pa po ganun kalaki yung binayaran nila ngayong taon. Ah, noong 2013, kasi kabubukas lang nila. And then, mag-apply nila ng bago, sigurado, mas malaki na yung mababayaran nila. Katulad din ng Pure Gold. Saan po tayo nag-base ng business tax? Gross receipt. So, ibig sabihin, imposible naman walang mabibenta. Imposible naman mababa ang benta sa kanilang dineclare nung sila po ay nag-apply. So, ang 410, nakita ko po yung agam-agam na ito pong maliliit na negosyante ay baka sila yung masaktan. Hindi po ganun. Meron po tayong batayan, meron po tayong panuntunan sa pagbibigay ng business permit. So, pantay-pantay po lahat yan. Wala pong agrobyado, agrobyado. Lahat po pantay-pantay. So, kung magtalaga tayo ng 410, ang tanong ko lang po sa Local Finance Committee, gano'ng kasigurado na ang 410 ay atin pong makukolekta? Siguro yun po ang pinakamagandang tanong. Maaabot ba natin yung 410? Ganun po. Kasi kung magbabawas agad tayo and then hindi pa natin natatanong kung kaya bang abutin yung 410, anong sense na naglagay kayo ng 410 dito? Mr. Chairman. Yun po ang sa akin. Nakakahangang katanungan, bibigyan ng napakakataon. Sumagot, ganun pa man, anong papahatid ng Ginoo? Ang tingin ko po ay yung nasagot na. Meron pong palang naunang nabanggit si Admin na pinanungkala na niyang pagtaya doon sa business tax. Ano po naman po, Admin? Kasi siyempre ko pa sa Local Finance Committee, we started ano po yung amount, but siyempre po, pag nag-deliberate sa Local Finance Committee, masabi na masyadong conservative. Ngayon po na tayo ay city, talagang napakalaki po na pangangailangan natin pondo para po sa mga basic services. That's why, kapag saan po is, kung tatuloy niyo po ako ngayon sa 410 million, nung nag-deliberate po na 410, ang usapan na po sa Local Finance Committee ay, we have to do everything to meet this challenge of collecting 410,000.
which I think naman po talaga na kung bibigyan ng pansin ng ating revenue generation team, I think we could also collect this much. Hindi na lang whole year round na revenue generation campaign ang gagawin mo ng treasury, ng local finance committee. So, 110 million po, I think, with the new establishments coming in, ay pwede po natin ma-reach 410. Mr. Chairman, ang ginawa, kung wala pong masama dun sa ating saturation drive na pinaplano, ang isa din pong layunin na sinasabi po sa local government ko ng budget, dapat ma-attain din naman po ng LGU yung balance na budget. Ngayon, kung mag-exert naman tayo ng sobrang effort, doon sa tamang rasonable na maaabot po na kakayanin natin. Kaya nga po kinakapakulay, kasi ito po sa nakalang estado natin, marami din po ako nakakausap ng mga namumuhunan na dumatay na din po doon sa ating pinapata. Ang sinasabi ko naman po, dapat siguro naman makausap din natin ng mga namumuno, kasama na rin ako, mag-inquiry tayo, itignan din natin kasi kung mag-i-bipin po tayo doon sa tinatadhana ng local government ko, masyado pong mahirap para yun sa maliit na namumunan. Sabi nga po, dyan, tayo ay government of law and equity, batas at yung pagkakapatay-pantay. Hindi lang pwedeng iihigit mo yung batas eh. Kailangan mo rin pong damahin yung pangangailangan din at yung mga estado ng mga taong maapektuhan nung ating ipinapanukala. Kasi wala nang impresa sa batas eh, law and equity. So ibigyan din natin ng puwang siya siguro, ayun naman, eh, nagbibigyan lang naman ako ng payag, Mr. Chairman. At ayoko din naman kasing magkaroon ng isang malaking challenge na sa bandang dulo, eh babalik tayo dito at magbabalangkas tayo ng 2015 budget. Pag-uusapan po natin ulit ito eh. At babalikan po natin ito. Ngayon, ito po yung pagkakataon natin, Ma'am Admi, para mapag-usapan natin kasi sa estado natin ngayon, marami na po ang lumadaling. Ang collected niya, sabi nga po. Pero kung i-adjust natin sa more reasonable and to a more balanced budget, kaya po namin kayong sinasama sa pag-uusap ngayon. Kasi pagtulungan po natin, ano po yung kaya na makatauman at makatwiran sa ating mga maliliit at malaking namumuhunan. Yun lamang naman po, Mr. Chairman. Okay. So, pakanatawalan na rin po ba itong 410? Yes. Ha? Pakanatawalan na po. Makikita lang pa atin, magpapayag ang ginawa. Ngunit bago magpayag, nais ko magpahatid sa mga kasamaan. 2014 annual budget, ito ay isang pagpapatala mula sa executive. Lahat ng departamento ngayon, gumawa sila ng sarili nila ng programa at budget outline sa kanilang opisina bago sinumitihan sa atin kung kaya pinagsama-sama. Meron silang post, meron silang programa at yun ang hinahain nila sa atin. Itinadana ng batas na tayo ang mag-aaproba. O kaya na dirito sila ay ito ang ating magiging gabay sa pag-aaproba ng budget. Maaring magkakaiba ang mga pananaw ng bawat isa tungkol dyan sa budget. At kinikilala yan ang inyong tagapangulo. Pero ganun pa man, kung hindi sumapit na hindi magkaugnay ang pananaw, tayo ang mag-decide. Tinadana ng batas. Pwede nating aprubahan o pwede nating bawasan. Nasa ating pong mga kamayayan. Kung bakit na andirito itong mga department heads, itong kanilang pahatid programa na nais natin matuto kung gaano ito ka-accurate, kung gaano ito kumasto. Kung kaya ako napakagandang pagkakataon, ay tanggapin natin kung anong desisyon ng sangguniyan. Kung may mga kaliwanagan o pagtatanong at klarifikasyon, napakagandang itanong ngayon. Kung ang intensyon ay magkakaiba, kung ito'y mataas o malaki, tayo rin ang mag-desisyon nito. O kaya ako, siguro ganun lagi ang direksyon natin bilang yung taga-pangulo, tungkulin ko na bigyan ng karsada o maiunay itong mga inquiries natin ngayon. Pero ganun po man, kung mayroong hindi sumasangayon, pwede mo makasal, bukas po yun. Kung meron namang sasabihin nilang, okay na yan,
nasa sa ating po yan para pagtibayin. At laking takbo, ganun po ang pinakamahina. Diba tayo, ito ang direksyon natin. Ano? Makakapagpayag lahat. Okay na i-airin natin ang mga pananaw natin, tinatanggap. Pero sa pagkakataon ito, bumibilang na tayo dito sa panahon ng Enero, simula na ang 2014, ay tayo na ang tatansya nito. Aprobahan ba natin ito? O babawasan natin para makapagp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 apag
nais natin. Mga kapagbayan, ganun pa man, tinitingnan ko dito sa taas, halos lahat kayo ay nandirito ngayon sa department head. Hindi ko alam kung matatanong kayo lahat. Matatapos ba natin ito ngayon? Yan ang magandang tanong. Handa ba kayo na pag-usapan natin ito ang umaga? Para lang sa ganun, ay kaya ko pong ano-ano ang oras nyo. Kasi po ay dinidiscuss na natin ito ng detalye, no? Di tanong nyo kung gaano-gaano, kung kumbinsido o hindi kumbinsido. Pag kumbinsido, paktibayin natin. Kung hindi kumbinsido, magmukay, magbabukas, ha? Okay po. Kasi doon po ang nililinya sapagkat sa atin nakahain ito. Sa atin nakahain ito, hindi sa department head. Sa atin nakahain ito. Ang sabi ng batas, ang ehekutibo ay mag-propose ng budget at ang pagpapatibay nito ay nasa sangguniyan. Paano ba yung pagpapatibay? Kung ano ang nakahain na kita at kung ano ang nakahain na gastos, yun ang pagtitibayin. Paano kung hindi sumasangayon? Simple lang din ang tinutahanan ng batas. Pwede mong bawasan, pero hindi pwedeng. At yan, nakahain sa atin ngayon. Paano ang magtatanong? Karapatan ng bawat miyembro na sanggunian. Kung gaano katotoo at meron tayong mga basihan na pwede magpuno yung mga pinagdaan ng taon na napapaliwanag din dito. Ay kung nilalayon, doon tayo sa direksyon na yun. Pagkakatapos ng diskusyon, anong nais ng kapuluan? Hindi naman ang department head. Ang department head, bago pagtibayin, ay may pahayag nyo sapagkat nais namin malaman. Pero kung susuma tayo sa dulo, tatapusin din natin, pagtitibayin ba yan o hindi? Kung hindi pagtitibayin, babawasan ba yan kung nais ng kapuluan? Siguro po yan po ang direksyon bilang inyong presiding officer. Sapagkat ito ang nakahin sa atin. At sinabi din ng batas, walang ibang pag-uusapan kundi itong budget na ito. Paano pag-uusapan? Pagtitibayin lang yan o hindi na siguran. Okay po. Mga kapagtayan. Mr. Presiding Officer, siguro naman po ay nabanggit niyo na rin po kanina at kayo po ay sumasangayon doon sa Section 415. Kaya lamang po, dumating na rin po sa punto kanina ng pagtatanong doon po sa kahilingan na mabawasan po yung pong ating ine-expect na maging income po para doon po sa ating pong mga business tax. Siguro po, napakaganda naman pong pag-usapan na baka po tayo po ay magkaroon po ng siguro hindi naman po pagbabawal ng batas. Na kung halimbawa po ang nasa proposed budget natin ay 410 million, ang sabi nga po kanina ni Admin ay 385, baka naman po tayo ay makapagbawas. Para po doon sa ikagiginhawa po din ng ating mamamayan. Kasi po, siyempre, kung atin pong masyado nga rin pong itataas, yun ang atin pong expected, talaga pong baka po magkaroon po ng paghihirap, ang atin pong mga namamahala sa pangongolekta, ay magkaroon din po ng repercussion sa atin pong mga mamamayan. Kaya po ay kung sa inyo pong kapahintulutan ay baka po tayo ay
mag-usap po ng amin pong mapag-uusapang kikitain para po naman hindi po natalo po yung pong side ng nag-propose at yung po ng mga yung pong para po bang sabihin na po natin nagkakaroon ng oposisyon kasi nga po may nakikita po baka maging problema. Kaya po sana ay mapag-usapan po natin na siguro lumalao na siguro naman hindi naman po pwede yung pagtitibayan natin hanggang buong madaling araw at siguro po naman ay hindi naman po mangyayari yun. Kasi po ay sa katunayan po ang inyong pong lingkod ay may nararamdaman pero hindi po makalis sapagkat gusto ko po makibahagi dito po sa ating talakayan. Baka po naman tayo po yung makapag-usap na medyo magkaroon po tayo ng bargaining para po doon sa pagkakataon na yun. Nang sa ganun po, makatapos naman po tayo kahit isa po man lamang isa po man lamang page ng ating pong ating budget hearing ngayon ay makatapos kaysa po wala. Maraming maraming salamat po. Ay, napakahalaga ng pagpapatid ng kagalang-galang. At nasa sa atin po, ako ang inyong presiding officer, magmabahi kayo kung anong gusto nyo. Ang ginoo. Opo, buti po at nabanggit masama doon pangaramdam ay ako po'y galing pa sa ospital. Kalala mo sikula. ang pinag-uusapan po natin ay ito pong 410. Ngayon, talaga po ang ating local finance committee. At kanina po sinabi nila ay kayang abutin ito pong 410. So, sabi po ni admin, janitress, kaya po daw abutin. So kung ibababa po natin, sabi gawin na mas mababa, ano ba yung amount kanina na formulate? 385. Kung ito po, ang budget po natin ay buo na. Ang sa atin po, nasa sanggunian, ihimay-himayin kung ito po ba ay tama, nararapat o hindi. At ang sabi ng batas, hindi ka pwede magdagdag, pero pwede ka magbawas. Yun po ang layunin ngayon. Ang gawing 380, yung 410. Kaya lang po, ang aming pong saloobin, ay sabi ko nga po, ito pong budget ay buo na. Buo na. Hindi ko naman po sinabing hindi pwedeng galawin. Ang agam-agam po lang po, dalawang klase ang budget. Isang partikular na kung paano natin kikitain, isang partikular kung paano po natin gagastusin. So, ibig sabihin po, nabuo ito, ito pong statement of receipts, ibig sabihin, ito po yung kukolektahin natin. Ito yung kikitain. Sa loob ng isang taon, ang taon ng 2014. Ang susunod naman po ay yung pagkakagastusan. Ibig sabihin, nabuo po ito, itong amount natin ay 1.269 million, nabuo po yan, may karapatang pagkakagastusan. Kung tayo po ay magbabawas, ito po ang aking agam-agam po. Kung tayo ay magbabawas, may karapatang pagkakagastusan ng isang amount o isang piso dito po sa statement of receipts. Kaya napakasailan po. Meron po kaakibat ng mga programa at proyekto ang bawat amount na nandito sa statement of receipts. So yun po, kung tayo po ay magbabawas, wala naman po problema kasi ito estimated. Estimated lang, sabihin, hindi pa po nare-realize. Ang pinagtutunan nga po natin ng pansin 2012, ito po yung na-realize na. Ito na yung nasa record. Yung 2013, hindi pa po natin matuos dahil meron pang collectibles. Ngayon, 2014, ito po estimated annual budget. Kaya nga sabi ng batas, hindi kailangan ng, ang kailangan lang po para ma-aprubahan ng budget ay simple majority. Ibig sabihin po, ang pagdating sa pag-utang, pagdating sa pag-ano, kailangan 2/3 votes. Nakita niyo po yung diferensya. Kasi po, ito po ay estimated lamang. Ngayon, ang tanong lang, lahat ba ng amount na nandito sa statement of receipts, kung po-collectahin natin, ito ba ay kayang collectahin? Yun lang po ang dapat tanong.
Wala na iba. Paano kukolektahin? Paano mag-arrange sa 410? Yun lang po dapat. Oh, eh yung susunod, yung sa 200, tsaka 50, kaya pa ito makulekta? Yun lang naman dapat ang ating itatanong. Ngayon, sasabihin ni Tres, sasabihin ng Local Finance Committee, ay, baka nasobrahan kami, hindi pala kaya. Yun ang pwede natin pag-usapan ngayon. Kasi po, mamaya, magmumungkahi, mabuwas, magbubutuan. Talaga. Eh, kaya lang po, ang sa akin po, yung agam-agam po, nakaakibat ng lahat ng nanditong amount sa Statement of Receipts, meron na pong karampatang programa, proyekto na naisip ang lahat ng departamento. Yun lamang po, Mr. Chair, hindi ko napapalawakin. At kung ano man po mangyari, ay lahat po ng katanungan ko ay ito po ba ay kaya natin makulekta? Yun lamang naman po ang aking pong tanong. Yun lamang, Mr. Chair. Ito lang, pahatid. Ganun pa, ma'am. Bigyan ko ng chance sa Mr. Gusto ko lang po kayong bigyan ng overview ng ating pong budget. Ito pong ating nabuok estimated income, ito po ay masusi naming pinag-aralan ng Local Finance. Talagang inisa-isa po namin ito. Kami po ay nag-aral kung paano, kung mga sistema ang aming magagawa para ma-realize itong budget natin. Ang budget po natin ngayong, noong nakaraang taon na 1.1 billion, sa ngayon po, 2014, ang proposal po natin is 1.269. Ngayon, ang difference lang po ng inilaki ng ating budget ngayon at nung nakaraan is 1.6%. Sa ngayon po, ang ating na-realize, hindi pa lang po official itong nasa treasury dahil may mga adjustment pa po sa accountant, may mga interest income pa po na papasok sa kanila, deficit po tayo ng 1%. Pero natitiyak ko po, magagawa po yun ng accountant kasi meron pa po kaming mga collective order lang po. Kaya ito, binuo po namin ito na may tiwala po kami sa aming mga sarili na kami po ay hihingi ng support ng mayor sa inyo dahil ang ating pong ordinansa ay still 1972 pa. Pag yan po ay nagawa namin natin ang paraan sa tulong po ninyo, talaga pong magagawa natin ito, ma-realize po lahat ito. So ang siguro po, I will suggest na ang atin na lang pong tingnan yung total. Kasi meron po ditong lumaki, lumiit, pero kung titingnan po natin isa-isa, kakunti lang po itinas nito sa ano, magtiwala po kayo sa tulong ko ng with the coordination of the department head concern ng assessor, building permit dito kay engineer, kay admin, si doktora, gagawin po namin paraan na makolekta po ito. Yung po kay admin, isa po ako sa magpapatotoo, marami pong hindi nababayad. So dapat po tayo talagang isa-isahin natin yan. Ako po sa opisina namin, ako po ay mga kailangan ng mga tao para nga po magawa itong collection na to. Magagawa po natin yan. At ito naman pong ating estimate, hindi naman po ito ibig sabihin eh, gagastos tayo, eh wala pa namang napasok na pera. Kasi ang mga project naman po natin, before the bidding, hihingi po yan ng certification ng availability of funds. So wala po ang ating unang, ang ating mga priority ay ang mga mandatory obligation natin. Sweldo, meralto, kung ano mo project po, set aside mo na yan. Kung walang pumapasok na pera, wala muna. Kasi we have the quarterly allotment, yung pagpapasihan natin. Kasi ang bayaran po natin ay quarterly. Yun ang pasok ng pera natin. Yun po yun. Sir, ba mo kilalalim? Ang kahatid ay sa income. Sangayang ba tayo dito? Yan lang naman ang tanong yan. Sangayang ba tayo dito? Kung hindi tayo sangayon, magmukay. Kung mayroong katanungan pang malabo, pwede magtanong. Pagtapos matagunan, magkakaiba-iba ang opinion, kailangan mayroong magmukay. Ang gino, pagtatanong? Aba. Sa budget? Aba. Doon po sa 410 na i-realize natin. Kasi po, doon po sa nabanggit po ng ating treasurer na
meron pa po tayong 9 million na collectibles. Hindi pa ba po ito patunay na ang ating mga mamamayan ay nahihirapan sa pagbabayad ng mataas para lang po maabot natin ang 350 million? Eh sa ngayon po, dinagdagan pa po natin ang another 60 million po na magiging 410 million. Kagalang-galang, kayo po hindi sumasangayon doon? Apo, apo. Sana nabanggit naman po kanina ni admin na pwede naman daw po natin bawasan hanggang 385, di ba po? Kung lumabas po, wala naman po problema. Pero kung tayo po ay pipilitin natin ang ating mga mamamayan, ang ating mga maliliit na negosyante na abutin ang ganitong alaga sa expense ng ating mga mamamayan, siguro po mas maganda po na mabawasan po natin ito ng 385. Ang ginawa. Apo, kanina pa po ang iniisip natin ay yung mga kababayan na magbabayad ng business tax. Pwede po natin silang ganun ang isipin na sige, magbayad ka ng business tax, magbayad ka ng magbayad. Pwede po tayong sabihin natin na sila ay nagagalit sa atin. Pwede po nating sabihin na ito pinapagawa namin, magbayad ka ng business tax. Pero sa kada bayad ng business tax, ang kapalit po nito ay programa, proyekto po, para rin po sa kanila. Katulad po ng ating sa gamot, katulad po sa hospital bill, katulad po ng mga proyekto, dito po tayo nagbe-base kasi. Buti po sana kung nagbabayad ng business tax, ganito kalaki ang pondo natin, hindi naman nila nararamdaman. Ang sa akin po, ako po may maliit na negosyo, ay kung magbayad man ako ng business tax, actually, hindi nga po sa akin napupuntan yung mga dapat na makuha ko. Bakit? Ang pinapriority natin, syempre, yung mga kababayan natin mahihirap. Yung kababayan natin na na-ospital, sila po negosyo, hindi nagbabayad ng buwis, pero sila po nakakatanggap pa rin ng mga benepisyo. Samantalang tayo, kung ilan po ay may mga negosyo, ay bayad tayo ng bayad. Pag na-hospital naman tayo, hindi naman tayo nahingi pa ng hospital bill. Hindi naman tayo nahingi sa CSWD ng gamot. Ito po ay para rin po sa mga mahirap. Ngayon, ang business tax na makukolekta natin, pwede po tayong mag-worry kung yung kanta po kolektahin natin, eh hindi naman nararamdaman ng tao. Ilang po ang akin. Ngayon, kung magbayad ng business tax, hindi naman po sakala. May batayan po, ano po ba pag business tax? Sino po ang tinatanong? Di ba yung may negosyo, magkano ang gross income mo? Ikaw magde-declare, hindi naman ang admin, hindi naman ang treasury, hindi naman ang accounting. Yung mismo may negosyo. Yung mismo may-ari ng negosyo, sila po nagde-declare, hindi po gobyerno. So kung magbayad man, doon sa kanila pong sinasabi. So ang pagkukolekta po ng business tax, katulad, babalik po ako, ay kung sa tingin po na dumadami ang nagnenegosyo sa Kabuyao nang hindi naman nagbabayad, ay parang sala po. Sala po dahil kahit saan po magbayad ka ng, maggawa ka ng negosyo, kung meron niya sanitary permit, kung meron niya kusus sa pagkain, lahat ng kaulang permit, kailangan mo i-comply kasi may negosyo ba eh. So yun po, siguro merong ibang mga negosyante, may mga nakausap kayo, na ilan nagbuo, ay sa ibang bayan, hindi nagbabayad, eh dito po, kailangan magbayad. Kasi po, sumusunod lang tayo sa panuntunan ng pamamalakad ng ating pong lokal na gobyerno. So, ang agam-agam po doon sa mga nagbabayad ng business na sila po ay natataas, hindi po lokal na gobyerno may kasalanan. Tayo po mismo nagde-declare yung mga negosyante po. So, Mr. Chair, muli po, ang tanong po po, Tres, kaya po ba natin maabot ito pong 410 na sinabi ninyo ng Local Finance Committee at sinulat dito po sa annual budget, ito pong 410 ay kaya pong ma-realize? Tulong po si admin. Opo, kaya po. Opo, Tres. Katulad niya po na nasabi ko rin kanina, siyempre po sa Local Finance Committee talaga pong very ano po yung aming deliberations. So ito po yung pinaka-final amount that we came out, 410 million.
At kapag isang diputo ng local finance committee na padali po namin ma-reach na collect to 410 million. Yung po sinasabi ninyo na marami nagagalit ng mga taxpayers pagbayaran ng business tax, normal lang po yun. Pag po talaga bayaran ng business tax, marinig po talaga natin ay mahina ang negosyo ko, wala akong kinikita. Ganun po lagi, wala po rin sabi na, oh, Alvin, magpapayad ako dahil magpaganda ang negosyo ko, maganda ang kita ko, wala po nangyayari na ganoon. Kaya normal lang po yan, bayaran po ng business tax, pero pag naipaliwanag po naman sa kanila, ito po yung ginagamit namin para sa mga basic services, basic program ng ating administration, ay narinig po nila na makapagbayad ng more or less tamang gross revenue doon sa pinikita po nila sa buong taon. So, yung pwara ng local finance committee, kaya po natin makulekta na yung 410 million. May mga nakahanda na po kami ng mga strategies, ang ating revenue generation team, nakahanda na po lahat ng aming gagawin para maatid po natin 410 million para po sa bayan ng Kabuyao. Ano po ang pagbayad? Maging maliwanag, ang pagdidesisyon ay nasa sa bunyan. Ano po? Kinikilala ko lahat kung meron mga argumento o may mga katanungan, ay bukas naman. Pero ganun, maging maliwanag sa atin, ang pinag-uusapan natin ay ang pagpapatibay ng budget. Ano po? Sangayon ba kayo? Kumbinsibyo ba kayo? Kung hindi, sangayon kayo, pagtibayin. Kung hindi, ay nasa sa atin. Kung meron pang nais malaman at matanto, pwede natin tanungin sila. Ano, kinikilala ko may mga iba't ibang opinion. Pero itinadhana ng batas, ang pagdidesisyon sa sanggunian ay base sa desisyon na nakararami. Tama po ba yun? Yung po. O nais pang magtanong o magpapahaya, kinikilala rin ng tagapamulo. Kinikilala ang magtanong. Mr. Chairman, ngayon naman po ay tayo naman po ay meron po mga magiging panuntunan at din naman po pinag-uusapan nga ay doon po doon sa atin pong estimated income para po doon sa business tax. Tumatagal po ang ating pong pag-uusap ay ako po ay magpo-propose na ng magmumukahi na po ako na pagtibayin po sana yun yung 385 million para po sa lahat. Ang mukahi ay bawasan at gawin 385 million, gano'n po ba? Yes, sir. May mukahi sa aswak, pinangalawahan. Meron bang tumututol? Meron tumututol? Pinaatasan ang kalihim. Mangyaring bilangin ang sumasangayon, mangyaring itaas ang kanilang kamay. Lahat na sumasangayon sa mukahi. Ang sumasangayon po ay ayon ng pagdawan. Sumasangayon po na bawasan ay 410 million ang kumulit ay ali. At gagawin pong 385. Okay, anim. Mangyari ng mga itaas ang hindi sumasangayon. Taas ang kanila kamay. Bilangin ang kalihim. Hindi po sumasangayon ay hindi mo pong nagawa. Ay, tala. Dahil sa nasabing butangan, ang pangyari ay ang nagmukay. Ay, tala yung tatapusin muna ng tagpamulo. May tala yung pinagpilo. Okay, makakapagtaya. Ito po naman pa yung paglalagay ng punin doon sa pagtataya naman ng sanggunian na mas maaabot na halaga. Pero hindi naman po ito nangangahulugan na yung sigasik po na ipapakita ng ating pong inadyaman sa pakikipagtuloy ng kumayan, may niya mababawasan. Mas magaling po kung ang ating pong projected and estimated 385 mahigitan pa. At kung mas mapatunayan po kami mali, na kaya pa na buwan natin, mas matutuwa rin po kami. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Pero hindi naman po at expense kaya, kagaya na sinabi ko,
ng mga kapakanan ng ating mga nag-aarap buhay. Pagtulungan din naman po natin at kapahintin natin yung kakayanan din po din ng mga pagbayad. Yun lang naman po, tuloy din po tayo. Noted lahat ng Mr. Presiding Officer, napakaganda po ng sinabi ni Kagawad opinion. Pero siguro naman narinig mo na hindi pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Eh kaya nga, ay kung pinagtibay natin, ay binigay na amount ng ating kulintayan, ang ating kusulera at minister, ay palagiit iba pakaganda ay dahil nga laban ay napagtibay na ang 3,000,000,000 ay siya natin gagawin, pero sayang. Dahil ang kabuyaw, kumbaga sali umaasenso na. Ang pag-asenso natin ay mapakaganda para sa atin na ay palagay ni sayang. Hindi doon lang. Makita lang ang pahatid ng ginawa. Ganun pa man. Ang usapin natin ay nasa statement of proceeds. Pag-ipaliwanag bilang inyong tagapangulo. Naandiyan dyan ang mga department head para magpuno ng mga pagtatanong natin. Pero sa oras na mapuno na ito, tayo ang magdidesisyon. Ano po? Para sa kaayusan, ito ang tinatala ng batas. At kung kaya ako ipapamalin, pero ganun po ang dapat direksyon. Okay. Ipapangusapin dito sa statement of receipts. Bukas ang hapag. Tandaan nyo, budget ang pinag-uusapan natin. Ano po? Itong statement of receipts. Sa department head, gusto magpayag? Kung may dito sa receipts? Okay, kikilala nyo. Kung meron mga katanungan, bubuksan ko ang pagkakalong para magpagtanong lahat. Salamat po at nabigyan ng pansin ang inyong budget officer. Alam niyo po, ito pong ginagawa namin ng accounting at saka ng treasurer. Kung saka ito po yung overview para ma-i-update po natin sa ating mga ginagawa, baka ito'y makatulong. Sa amin po sa budget, kung meron po kaming 1.2 billion, ano po? At yun po ay nakatago na. Pero sa amin po, sa quarterly release, maglalagay po kami ng appropriation quarterly. At ang amin po sinusundan ay yung po collection. Ngayon, kung ito po ay naka-appropriate yung 1.2 billion, pero yung po namang capacity natin sa collection ay lower na doon, doon po lamang kami naglalagay ng appropriation kung ano lamang po yung cash collected. Kaya nga po, sa inyong isipan, kung sakali po tayo ginulang doon sa dapat na quarterly makuha natin, ay nakabase pa po rin po tayo doon sa pag-appropriate ng ating pondo. Kung ito po lamang, halimbawa ay 1 million, ay ang ating collection doon sa quarterly mga 90% rin po lang ang ilalagay nating appropriation. Ito po ay baka makatulong sa inyo na kung sakaling kulang doon sa ating appropriation yung collection natin 1.2 naging 1 billion lamang, so doon po rin lamang kami maglalagay ng appropriation hanggang 1 billion po rin lamang. Kaya sa inyong kaunawaan, kung tayo man po yung mag-over ang ating pong collection ni under, ay di yung po aming appropriation na doon po rin lamang sa actual collection. Yun po lamang baka makatulong yun doon sa ating mga ginagawa. Marami salamat. Napakalaga at Michael, ang pahitid ng hero. Tanong ka dito sa ating sa statement of receipts. Bukas ang ating. Ang ginawa. Dito po sa ating business tax and licenses. Sa ano ba na pala po? Sa franchising tax. Sa pangalawa na po, sa pangatlo na po. Page? Page 3 din po yan. Sa pagkasunod lang po. Ano pa po ang ibig sabihin ng franchising tax? Ito po yung franchise na natatanggap natin sa Meralco. Meron po tayo dito quarterly na nire-remit sa atin na mahigit ng 5 million. Sana yung po ginawa natin itong 26 million
dahil sa as of December na magbabayad pa sila ng last quarter, ay na-realize po natin yung 26 million. Yung kung estimated niya nung una, ay, nung 2018 ay 15 million po. Oo, kasi hindi ba po natin alam kung magkano po yung gabayad nila eh. Ngayon, nabigyan niya po sila ng estimate nila for the whole year, 2013. So, umabot po yun ng 21 million. So, nag-expect po tayo na itataas pa nila this coming year. Kaya ginawa po natin na 26 million. Sa meral ko lang po yun. Meral ko lang po. Bukas po mga pag, ha? Kaya sila lang ako na eh. Kung mayroon patanungan na sa ganun ay napupunuan ang mga nais malaman at pagkakamakamak sa pagtatawa ng sa property transfer tax. Ano ba po yung ano natin? Yung kung current balance natin sa property transfer tax? Ang ating pong actual collection sa ngayon ay 13 million. Ito naman po, siyempre, ang property transfer tax. Depende po ito sa mga nagbibilihan ng lupa. Kung maraming bilihan, lalaki po ang ating transfer tax. Sa ngayon po, ang actual collection natin is 13 million. So, yung 15 million po, wala pa po itong actual na binili? Or... wala po. Nag-estimate lang po tayo po. Estimate lang po yan. Dito po sa ating ano, real property tax receivables. Maganda pong balita na realize po natin yon kasama po ang SEP. 474,294,000 nag-exceed po tayo dito ng 52 million. Na-realize po natin lahat to. Eh, yung pong kasunod ng real property tax na ano po? Yung current po, yung current po. Sama-sama na po ito, lahat ito, yung current at receivable. Para sama-sama na po ito. Opo. Ang na-realize po natin is 237 million. Ito po ay sa general fund. Ang SEP po, ganun din, 237 million. Nag-exceed po tayo dito ng 52 million. Dito po sa ano, kasama dito yung share ng ano ng barangay, yung 30%. Kaya po yun. Kasi po, ang assessor po, meron po silang mga bagong assessment ngayon na sa kanya po galing itong figures na to. Ito po base sa kanya mga assessment. Sige po, maraming salamat po. Tanong pa, bukas na pa, nung dito. Mr. Chairman, magandang gabi po sa lahat po ng mga tabay ng ating sesyon sa mga department heads po at sa aking kasamaan sa Angulian. Tungkol po ito sa ano, ng tax revenue, ma'am. Ito hindi ko na po lalahati na meron lang po ibang katalilinawin at tatanong po. Doon po sa permit fees na dating 20 million ng 2013 na realize nyo pa lang ng 2013, ngayon po 30 million. Kaya naman po. Ang na-realize po natin ngayon, 18 million. Ito po ay sa engineering office po. Okay po. So, pwede po natin matawag sila, matanong si engineer. 18 million sa ngayon, actual. Siguro kakayanin mo po siguro yun kung pero po magpapanaginaw pa po. Clarification lang po. Dito po kailangan din lang ng sipag dahil nasa labas para nakikita yung mga nagpapagawa. Okay po, ma'am. Isa po po itong tanong lang din po itong sa garbage fees. Garbage fees. Opo, kung ito ay 18 million, Mr. Chairman, may deficit tayo doon sa ina-expect natin. O, bakit tayo maglalagay po ng 30 million? Ano po ang kapasyente doon? Kasi kung mga actual is below the estimate, okay sana kung over siya. Pero pagka po mas maliit siya, di ba dapat i-adjust din po natin ito sa permit fees sa po sa inyo niya?
Sige po, Antonio. Kasi marami pa pong distraction na ang gawin na Garden Capito. Marami pa pong mga nag-apply na ano? So ongoing pa ibang instruction, so hindi sa pinabay ng so siguro may time pa sa January pa ngayon maabutin dulo natin yan. O kaso po attorney, 2014 na, so papasok na sa 2014, hindi mo na siya pwede i-consider na income na 2013. Diba? Siguro, kaya lang, dapat sipagan siguro ng mga... Oo, oh, kasi kung medyo mag-discrepancies malaki. Well, kung nga dito siya na si Engineer, hindi ma... Ito lang, ano, ilan yung... Pwede po kayang balikan, Mr. Chairman, habang nagpapakot. Sige po. Sige po. Oh, iba pong katanong... Sige po, kasi lalaklawan ko muna yung government fees. Doon po sa government fees na dati 750, ngayon po ay 500,000. Ano po ba yung sinisingan na natin ang mga basura ng garbage? Ano, sagot din po ito ng engineering. Ano po natin, libre ang paghahamot ng basura. Hindi po, wala lang naman po din natin tayo para ni Engineer, Mr. Chairman. Yung pong hospital fees na dating 11 million, ngayon po, tumas po ng 25 million. Ay, ibig po sabihin na ito po yung pagpabayar natin ng mga pasyente natin, ng mga nasa makukumpay sa hospital. Bakit po atang tumas ng 25 million? Ang current collection ko natin ngayon, year end, is 20 million. Nandiyan po si Doktora para sagutin po yun. Hindi po, ang ating doktora pinas po. Tapos mamaya, nandiyan na rin si Ingenio. Sabi nga po, kayo ba namin yung bagay na more than 11 as of kanina, din naman si aming business office. Nasa 19 na, pero sa September pa lang kahit, we generate 6 million every quarter. 6 times 4 is 24. Ako. Siguro ma-satisfied na rin tayo sa explanation ng ating hospital. May tanong pa, may doktora? Sige po. Doktora, yung pong 20 million, Tres, 20 million, aktual? 20 million. Ano po yung primary na pinanggagalingan ng kita? Ano po yung pumapasok na galing po sa anong mga, ano po yung breakdown ratio? Po. Yan, okay. Mula po sa una, yung mga dialysis po, mga 4,000 na bumabalik sa amin. Ano po? Kaya po sa PhilHealth yun? Yes, PhilHealth dialysis fund. Okay. Tapos meron naman PhilHealth po ng hospital fees. Meron din po kami 10% hospital share from the professional fees. Meron din po kami professional fees, lahat na po yun ng affiliated po sa clinic po. Ilan po kayo ng doktor natin? Bali, lahat po ay 12. Yes. Iba pa po yung mga medical specialists. So more ang galing po sa PhilHealth yung mga kinikita natin? Yes po. Kaya maabot ng mga cards ng PhilHealth? Yes. Ng mga taga-tabuyaw? Opo. Iba pa po yung PCSO po. Last year meron kami 500,000 na endowment fund. And this year we're hoping for 1 million na. Tapos meron pa po mga pamantasan, meron po kami mga physical examination. Ayan po. 500,000 for 40,000 per year. Thank you. Tanong pa, tanong may katanong ah. Si Engineer, nandiyan ah, kung kami nakapagpa. Engineer, ma'am, Engineer. Yung pong actual ng 2013 po, Engineer, is 18 million plus. Ang propose po is 30.
permit fees yun, Doc, sa engineer, sa tax revenue. Dito niyo ba? Ay, wala na lang. Basta 20 million po yung estimated na inallocate. 18 million na realized, actual. Pero nag-budget pa rin tayo ng propose ay 30 million po. Opo. Alam naman po natin na every year po ay maraming nagka-construct na po. And dito pong magkaroon tayo ng, kung tayo po ay mag-DCT, dumami po ang mga investors. At syempre po, ang mga yan ay nag-invest sa mga buildings. Kung saan po, yun naman po yung, doon po tayo nagkakaroon ng collection sa mga building permit fees, mechanical, yung mga ancillary, ano po. So, ang ina-expect po natin, dahil city na tayo, at na marami po nakikipag-usap, na magtatayo ng mga business establishment dito, nakikita po natin na talaga po mas lalaki pa po ang ating income pagdating po niya sa building permit fees. Opo, pero 2013 engineer, ang city na tayo. Po? Pero 2013 po, city na tayo, 18 million. 2012 po, city na tayo. 2013 nga po, yung isang buong taon na yun, tayo city na. Opo, pero nakolekta po natin, 18 million na. So, gamit po itong project na to, eh, ma-release po natin. Meron po, naipagin ko po sa inyo kung matatanda niyo sa South Point. Mm-hmm. Nagkagawa ng... Yan po. Kumbaga po ngayon, dahil magkakaroon po ng mataas na collection, alam ko po naman na darating po yung pagkakataon na malilinyan kami na service. Ang ma-intensify na po namin ang collection po. By the way po, ngayon po eh, meron naman po mga service pa. Ano? Yeah, okay lang po yun. Inyano ko lang po, nabilin ako na to. Pero as certified by UN, please, okay tayo dito. Okay. Safe to, okay tayo dito. Yun lang naman, Mr. Chairman, thank you. Mr. Chairman, tungkol po dito sa rent income na dating 100,000, noong 2013, ngayon po ay naging 240,000. Tatanong po natin dito kung ano ba yung pinag-uupahan ng ating pamahalaan na tayo nagpapag-uupa. Page 3 po. Page 3 po. Page 3 po. Page 3 po. Rent income. Yung total po kasi naging 240,000, 100,000 noong 13. Ay ano po ba yung mga pinag-upahan ng pamahalaan? May rent income po to. Kasi sana po kung ako yung medyo nagtatanong, hindi ko po maintindihan to. Ah, sila lang po natin ito. Hindi kasi yan.
di ba nung araw, nung patay na, no? Yung video looking kasi, wala nang pera yung, parang different na rin. Sa kapila, nagbabayad pa tayo dati doon ang lupahan natin eh. Ngayon, tapos na yung contract. Dapat hindi na umasok yan sa account, yung rent income. Kung sa palengke naman, yung market income. Oo, so yung mga paano yan. At Tommy, bukod po pa kasi yung ano, budget income, din po kasi atawag yung ano, rent income. May market income po dito na 20 million. 20 million? Pero yun, noong 2013, 20 million din po. Again po ay 20 million din. Tapos yung po rent income na yun ay 204,000. Yung po tinatanong natin, ano po kayo rent income na yun? Ano po yung ating palengke, yung bagong dati. Kasi po, hindi po natin na-expect no, na magiging ano na agad tayo eh. Bineryfy ko po yung pumapasok po yung rent income. Yung po yung concessionaire natin sa hospital, sa canteen. So, nababayan ko sila ng 20,000 months. Hospital po yun. Hindi ko akala yung hospital na yun. Kasi hindi natin po alam, pare-pareho, ano pinag-upahan natin, dito sa ating pamala, ano, kaya ako itatanong na po. Ms. President, yun nga po, hindi mo nasa ito yun. Opo, kagaya mo nalang bakit ko kayo nasa co-report, doktora, may problema po tayo doon. Hindi pa po tayo authorized na mag-charge. Magawa na lang pwede sa mga naman siya. Kung magagawa naman natin, dito na rin naman ang punta nun. Huwag na natin alisin. Meron na pa kayo pinagtibay ba? Noong panahon? Kasi pa... Kailangan na po sa... Sa Presinius ba yan? Sa Presinius yun. Nasa agenda po natin ngayon yun. Mr. Chairman. Nung nakaraang possessioner ng canteen, yung binabanggit po ni Hamdan. Oh, so, huwag natin, listen. Kasi talaga namang ibabayan. Pagkakawa na lang po tayo dito. Sige, okay na. Mungahe ko po doon, Mr. Chairman, para income from possessioner ng canteen. Pakilagay na lang po dito. Ano po? Yung pong hindi natin nasagot kanina, yung pong garbage fees, dating 750 naging 500,000 po. Paano po tayo na, sisingin po ba tayo sa mga basura? Ay, hindi po. Sa business permit, sa business permit, kasama po sa pag- kasama po yung sa business permit. Ano po yung business sabay na yung sinacharge. Sabay na yung na-assess. Okay, apo. Yung pong income from slaughterhouse, 100,000. Ngayon po ay 240,000. 8 million po ba? Mula sa 6 million, 8 million. Sorry po. Tawla. Ang actual po natin ng slaughterhouse is 5.8 million sa ngayon, 2013. Siyempre, marami naman po papatay ang baboy. So, Okay, meron po. Kung tayo magpapagawa, ano problema. Yung po sa insurance income, na dati po ay tayo ay may 162,788.58. Ngayon po, wala na po. Wala na po. Tayo masisigil dito. Ano po na nagkaganon? Zero. Interest income na yan. Hindi po, ang insurance income po.
Insurance income yun. Zero yun, zero nga eh. Zero po. Hindi lang makarewan 62. Wala na pong nakisingin. Wala na po. Interest income po mula 2 million naging 400,000. Ito po yung depende sa ating deposito sa bank. Wala na po tayong time deposit ngayon. Mami, ito na lang isa naman po yung nasagot ko sa income from market. Ganun pa, as is po eh, 20 million. Narito po si Eugene. Market. Yung market po, ang rate po niya, wala natanda ng honorable body, tumaan po sa inyong rate nila ng market. Yung gagay store. Tumahan po dito ang solution. So, yung presyo po nila. So, in-estimate lang po namin na na may-utilize po ang the whole market. Kaya humabot kami sa ganong estimate. Actual, to be that. Kasi nag-assume kami na maagang magiging maagay yung matatapos. So, nag-assumption kami na early year. So, ngayon, based na po dun sa actual number of store. So, kaya ako naman isa po na medyo magiging, kasi naproprahan dito yung pagpuputap ng bingo. Additional po yun. Sa una ko namin estimate, hindi po yung masali. So, nung maproban ho dito, so, kinonsider na rin po namin yung income na mag-generate at saka yung actual activities field po rin pag meron na pong bingo. Natanong pa. Bago po, ang ginawa? Magandang hapon ng gabi. Actually po ay ginapasama po yung aking pong yung pong aking nasasakupan na komite, yung pong sa ospital na nabanggit ni negosyal team. Kasi po, nandito nga po from 11,341,762 ay magiging 25 million. Ang tanong ko lamang ay kung yung pala naman po ay pumikita po yung ating pong ospital, ay bakit hindi po tayo makapag-subsidize pa ng mas madaming pasyente kahit po medyo mabawasan po yung ating pong kita rito na ini-expect po natin para po tayo ay makatulong sa lalong madaming taga-Kabuyaw. Yun po lamang, ako po ay ito po ay kulang-kulang po na 14 na milyon ay pagka po tutuusin po natin ito sa per patient per day, ay napakadami po nito. Ayun po lamang naman ay baka naman po may konsidera ng ating mga kasamahan na magkaroon po rito ng pagbabawas. Kasi kung halimbawa na pong 12 million, 25 million, 13 million po yung nagiging diferensya. Ay baka naman po mapag-isipan pa rin natin na may tulong sa pasyente yung pong in-expect po natin kikitain. Sabagat ang ating tulong ng ospital ay meron nga pong naging billion budget sa ating pong sanggunyana ng galing para po dun sa gamot, dun po sa mga gamit na pang ginagamit po sa ospital ay madami naman din. Ay baka po sakali po ng mga mabawasan yung pong ating pong sinisingil sa ating pong mga kababayan. Pwede yung pagkakasundo natin. Maganda yung tinuturan mo pero sa expenditure pwede pumunta yun. Ano po? Ang nandito sa atin ay estimates of income. Pero yung sinasabi niyo po na subsidy, magandang pag-aralan, pero ang nature po niya ay expenditure.
Maganda po kung na-realize mataas ang income, ibig sabihin, meron tayong paggastos. At yung sinasabi niyo po ay ililinya po natin sa usapin ng paggastos. Kung ganun po ang ating patutunguhan ay isa po napakaganda po yun na development. Kaya lamang ay siguro ano po kaya ang magiging remedyo noon sapagkat ang magiging bagong item sa ating pong budget. I-adjust, pwede po natin i-agenda yan sa Samurian. Dahil tayo mo na ano, dito sa expenditure, pwede rin maging sa pen. Ano po? Ang topic po natin ay income. Ang papasok ng pera, yung pagtulong, pagsiservisyo, papasok po yun sa expenditure. Maganda pong topic yan pag pinag-usapan na natin yung expenditure. Kung ganun po ang ating pong matutunguhan ay maraming maraming salamat po sa inyo lahat. May tala, pati. Bukas pa, stay na ito pa receipt sa mga katanungan ng mga kasama. Wala. Kung tungkol naman po dito sa external sources, siguro naman po ay wala na po tayo dito ang pag-uusapan. Ang akin po lang mga katanungan ay tayo po ay meron po tayong share from National Wealth na galing po sa LLDA na nagkakahalaga po ng 500,000. Ako lamang po ay magtatanong, isa pong katanungan, medyo baka po lamang nakakalimot tayo ay baka po pwedeng suriin natin na yung pong atin pong tubig na nanggagaling po sa Pasile ay baka po maging source of income pa rin po sa atin sapagkat ito po naman ay nasasakupan din ng ating bayan. Yun po lamang ay pagtatanong at kung ito po naman ay wala nga po nyo sa topic ay ito po lang ipagbabahagi nang sa ganun ay tayo po ay makapagdagdag pa rin na servisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Okay na, may tala ha, kung merong nais magkomentaro o sa susunod ay masasagutan ng mga kasama ng mga department head. Maganda topic sa ano. Bukas pa! Agino? Yung po sa ano, begin balance yung binanggit po ni Ating Karingan. Siguro bago naman natin tuloy ang pagtibayin yung ating budget, magpaproject na natin yung begin balance natin. Pagkatapos po natin may bigay yung mga dapat natin bayaran kung magkaan po yung makitira. Ano? Ma'am? Okay, para matugunan, sa oras na maano ay pahatid na lang ako sa akin po ano, kung ano yung resultado. Parin mo yan ha? Parang sa gawin na yung description ng informasyon ng sagot niya. Bukas pa mo ka kung merong pagkakataon na... Ang gino, ang kagano-kano. May pagtatanong lamang po tungkol po doon sa yung nare-receive po ng ating bayan doon sa PACOR at sa PCSO. Kung paano po ang mga pangyayari dito, kung ito po ay natural po lamang na dumadating, kung meron po ba silang tools, paano po kinikita? Opo. Kung paano po narating po yung income na galing po sa PACOR at PCSO. Ang ating pong share dito ay 600,000. Ito pala po, depende sa nag-o-open ng outlet. So, mas maraming tumataya, lumalaki share natin. So, para po, kaya nag-estimate tayo dito ng 1 million. Sa taong ito, ang ating na-realize ay 1.2 million. Ito po yung sa Lotto? Sa Lotto po yung share. Mas maraming outlet, mas laki yung income natin. Pero nung gagaling po yun sa national? Sa national po yung galing. Dumadating sa atin, hindi po. Yes po. Check in.
ganun po. Hindi po rin na iba pa rin po yung sa endowment fund. Yung pong binibigay sa hospital, iba po pong item yun. Talaga pong iba po yung departamento po yun. Iba po yun. Ito po italaga yung income natin sa general fund ito. Sa loto outlet. Maraming salamat po. Noted. Bukas pa. Magkatanong. Okay po. Sa kasunod po na dinadali po ng ating pag-uusap at dinawan po ang lahat ng mga pagtataya po ng kikitay ng ating pong lungsod, ang naging pinal po na total available resources for a population pagkatapos pong bukasan ay nasa 1,244,029,775 pesos. Tres. Wow. Ito po ay ito po sa harap ng kapulungan ito. Sineseltipika po ninyo. Ito po ay kaya natin kitain. Sinisulit po sa inyong kapangyarihan bilang nagyaman ng ating. Opo, kaya po. Nagtag lang po ng mga taluhan sa kalasasayan. Noted po natin yung mga... May nagay po sa tala sa ating katitigan. Yes, sir. Ay, pakayal. Pwede yung pangkakit ulit po kung ano po ang ating pinagkakit. Pagkatapos po ng pagkalakayan, ang ating pong taon ng panukalang budget sa taong 2014 ay nagkakahalaga po ng 1,244,029,775 pesos. At sinertipika ng ating pong City Treasurer na ito po ay kayang-kaya subject sa kanyang mga kailangan. Lumukay po pong tiyan. Yes! May mukhang pagkipain, gitit din na naman. Meron pa mang tututun? Wala na, kinatitibay. Okay na. Ating development officer. So, wala po palikan yung shares ng National Bureau. Sir, kasi parang maliit po ng ito po yung napakalagay yung income mo na makikitain ng bayang Kabuya kung ito yung magkawa tayo ng lakas tungkol sa shares ng National Bureau sa tubig ko. Wala nyo example na yung Asia Brewery, hindi pa nagbabayad sa atin ng kung disiplin mo sa isang bote, hindi ko naman isang bote na malamas isang araw yan. Kaya kung pag-aralan mo ng sangurian, ay mas bagay ko ang nakitain natin na wala tayong gagastusin. Bakas lang kailangan natin. Yan po ang pinakamalaking gagay. Aside from service, based on mga kumpanya. Okay, pala. Napakaganda po ito. At siguro magtulog-tulog po tayo na mag-usapan kung anong nature niya. Pero share of national government. Parang hindi mo ako. Share yun. Sige po, may tala. At siguro gagawa tayo ng isang pagpupulong kaugay doon. Tapos na po tayo sa statement of receipts, ano po? Dadapon na po tayo sa per department po. Anong nais ng kakakarap? Bago po muna po tawagin ang representative po ng katawagin nating department. Gusto ko lang magsalita po ang kutsa panalita, aming Paolo. Makakapagpaya lang ito. Yes. Apo, alam po naman natin na mababago ng bahagya ng ating budget ng the department. Ito po'y binanghay ko rin po sa aming pagkakapaniwala at paniwala din po na iba natin mga kasamahan sa sangguniyan. Yung mga priority nating programa, dapat po natin unahin ang kapakanan po ng ating mga mamamayan higit sa lahat. Pinanghay ko po sa tatlo pong letter K. Okay, K.
Parang yung si magiting ating bayani Gat Andres Bonifacio, di ba? KKK. Tataas-taas at agalang-galang ang katipunan. Ano ba yun? Si Gat Andres Bonifacio, yan. Ipiantanggol niya upang makamit ang kalayaan ng bayan, di ba? Eh, dito sa atin. Nag-usap natin ang budget. Pero din, para may pagtanggol din natin yung kalayaan natin sa kanikalaan, ang kahirapan at kamangmangan. Tatlong kay po, upang ito po'y itataguin natin sa sambulento, tatlong kay punto. Sa ganoon, may itaas po natin, nakantas po, ng unang-una, kabuhayan, kalusugan, at karunungan ng ating mamamayan at ng mga nasa barangay po. Kaya po namin nasabi, unahin natin ang kapakanan ng ating mamamayan. Sa pagandito po naman, 1,244,029,775 ang ating proposed annual budget for the year 2014. Ito po hindi po pera ng ating Vice Mayor, ng mga konsihan, lalo't higit ng ating Mayor. Ito po'y pera po ng taong bayan. Kung kaya, makikita po natin page 1, yung letter po ng ating Mayor po, isinusulit niya po sa atin upang ating pagtibayin, pag-aralan, sapagkat tungkulin po natin ang pag-revisa, pagsusuri ng budget. Ginampanan po ng ating Global Finance Committee ang kanila po trabaho. Hayaan niyo pong gampanan din namin ang aming trabaho bilang mga konsehal ng Sambunyang Permisor. Ngayon po, aming Pangulo, tinatawagan po natin yung representative po ng City Mayor's Office po. Inihiling ko na rin po sa ating budget officer na pakita natin po yung sakasaling yung mga pagbabago. Kung may mabawas man, ganun po. Nasa ganun, matuos po natin sa huli. Wala po. Recess na ga. Tatlo muna to.